Is it plunder? At least on your ano, it's plunder, 'di ba? Convicted nga ng Sandigan Bayan. I cannot call someone a plunderer unless sinabi siya ng Sandigan Bayan. Doon nga sa ibang cases, yung mga ibang diba? Forfeiture cases, pag sinasabi mo merong ruling itong ano. On pay, merong ruling na ilgaten. Is it plunder? No, it's not plunder, it's civil case. Oh, isa't dig 'yun. Tapos ang usapan. Diyos ko. Ayun na ba 'yan natin? Diyos ko. Sorry, ang dami kasing kaso. Hindi, pinaghahalo mo kasi yung civil case. Ito ka na hindi. Kanina pa sinasabi, Sandigan Bayan plunder under appeal. So it's not with, it's not yet final and sa executory. Ngayon, ang kinukwento natin dito, yung ibang mga sequestration cases, those are civil in nature. So ibig sabihin, wag mong gamitin yon as proof na nagkaroon ng nakawan sa kaban ng bayan. Ang pwede mo lang gamitin proof na merong nagkaroon ng nakawan sa bayan, yung sa Sandigan Bayan, which still under appeal. Is it not related? Those cases are not related. It's not related. It's actually related by history and by crooks. Lahat yun related. You cannot, ano, related nga, pero yung culpability, hindi mo nga dineclare those mga civil cases. Pwede ka lang magsabi, pwede ka lang magsabi na ninakaw niya sa kanaban ng bayan yun, doon sa Sandigan Bayan conviction lang, Nicole. Naman eh. Kahit plunder case pa yan, alam natin, they all root on one cause. Alam niya yan. Eh, ba't alam mo pala? Ba't di ka makakuha ng conviction with finality? Kahit na, there's the convicted. Oh. Diba? Just go. And there's the plunderer. For now. Nicole, si Maria Ressa. Nicole, si Maria Ressa. Are you going to say the same with Maria Ressa? Bakit convicted felon? Convicted si Maria Ressa. Convicted libel. Pero naka-appeal. So, pero naka-appeal. At least for now, we know na convicted siya. Until she appeals and until the court approve her same. Appeal. Same with Imelda. Same with Imelda. Exactly. Now you are getting it. Totoo. Same. Nicole, done. Let's done. It's done. You already believe that when a case is appealed, it's still for decision, Nicole. Now you are getting it. Now you are getting it. It's done. Otherwise, they win their appeal. Nicole, you already get it. You already get it. Nakapag naka-appeal. Yes, Nicole. You explained yourself already. You explained yourself already. Pag naka-appeal, still, yung court, pag tinanggap yung appeal, kailangan pang desisyonan ng court. Tinanggap niya yung appeal. Yes, tinanggap din yung kay Imelda. Tinanggap din yung kay Imelda. So, it's done. It's the same. It's the same. Pag naka-appeal, Nicole, pag naka-appeal, kailangan pang desisyonan. It's done. You can call Imelda a plunderer if you want kasi may conviction eh. Eh di bahala ka, dawagin mo siyang plunderer. Pero kami nga, we are reserving our judgment until the decision of the Supreme Court. You call Imelda a plunderer as much as you want. That's walang problema doon. May conviction siya sa Sandigan Bayan eh. Eh pero gusto nga namin maghintay eh. Gusto namin maghintay kasi nangyari na to in the past. Pagkatapos, napawalang sala naman si Imelda. Nicole, you explained it to us already. Thank you for explaining to us that pag naka-appeal yung isang kaso, kailangan pang desisyonan. Thank you. That's what we needed to know. Yo, in-explain mo na sa amin. What do we need to know more? So iba yung ano treatment natin kay Maria Ressa sa treatment natin kay Imelda. I'm telling you, you explained it to us already. No, we need to treat both cases the same. Pag naka-appeal, we need to treat it the same. Nicole, you explained it to us. Pag naka-appeal, pag tinanggap ng korte, they need to give us decision first. Nicole, you already explained it. Kaya ka nga nag-appeal. Sige na, magsalita ka na. Go. Diba? Kaya ka nga nag-appeal. Anong sinasabi mo? Ano, Nicole? Diba? Kasi on the lower court, nakita na nila they have substantial evidence beyond reasonable doubt. Hindi ba tinanggap yung appeal ni Imelda? Hindi ba tinanggap yung appeal ni Imelda? Diba? Nicole, I'm asking you, tinanggap ba yung appeal ni Imelda? Oo, tinanggap. So ibig sabihin, nakakita ang Supreme Court na pwede pang magbago yung ano, yung decision. The merit, oo. Oo, lahat yun right natin. Kahit meron ka,
kahit pag magmumuno. Nicole, I'm asking you. Right? Pag tinanggap yung appeal, ibig sabihin ba, Nicole, I'm asking you. Nicole, I'm asking you. Nicole, Nicole, I'm asking you. Same sa case ni Reza. Same sa case ni Reza. Pag tinanggap ng higher court, nakikita ba nila na may pwede pang ano, may pwede pang baliktarin sa kaso? Dahil may ko ano, dahil meron kang substantial evidence, no. Nicole, do you think ano, tatanggapin ng Supreme Court yung appeal kung hindi nila nakikita na may pwedeng ano, may pwedeng baliktarin sa kaso? Kasi pagka nagsasalita ka ng ganito, sasabayan ka niya. Tapos pag uminto ka, bigla hihinto rin siya. Okay. Go. Ayun. Nicole, what do you want to say? Okay. Lahat ng tao has a right to appeal even hindi nila pinapakita pa yung first evidence nila at hand. Mm-hmm. Okay. So pag naka-appeal, Nicole, na, okay. Ano nakita ng ano Supreme Court na may ay evidence pa, maaari may possibility pa. No, tinanggapin na sa so, ano yung... dahil right nila to appeal. Ah, may way ba ang may Nicole, madami I want to break this news for you, Nicole. Wait Nicole, na, I want to break this news for you, Nicole. Deny an appeal. You are not in the position to say kung ano yung naging ano ng Supreme Court sa pagtanggap ng appeal in the first place. No, it's just Nicole, meron na bang kaso na hindi tinanggap yung appeal? It's a standard Nicole, process. Nicole, may and kaso na ba na hindi tinanggap yung appeal? And no Nicole. Nicole, no I'm asking you, may kaso na ba na hindi tinanggap yung appeal? Nicole, well, don't keep on blabbering. Try to listen eh, din. Eh, mali nga sinasabi ka, di ba? Nicole, I'm asking you, ha? No way, Nicole, no. Nicole, may kaso na ba na hindi tinanggap yung appeal? Lahat nga, may right to appeal. Pero oh, tinanggap pa lahat ng appeal. May right, lahat nga may right to appeal. Is that may right to appeal, pero oh, tinanggap pa. Lahat ba ng appeal natatalo? Lahat ba ng appeal natatalo? Lahat, depende. May oh, depende. Ibigay mo yung depende na yun kay Imelda. Patay mo, ibigay kay Imelda yung depende na yun. Doon muna ako sa convicted siya. Kasi yun yung... Oh, ikaw nga. Tawagin mo si Imelda na convicted felon. Wala kaming problema doon. Ang sinasabi namin dito, because this kind of thing happened already in the 90s, wherein she got convicted in Sandigan Bayan but was reverse acquitted in the Supreme Court, I would choose to wait until the Supreme Court is going to decide on the 7 counts of graft before uh-huh. I make a judgment. Ikaw, ayaw mo na. Gusto mo na panindigan na convicted siya. Eh, di bahala ka dyan, pero wag mo kami pilitin. Gusto namin maghintay ng decision ng Supreme Court. Kasi nga, kagaya na sinabi mo, pag ang appeal, right. At ang result niyan, depende. So yung depende, ibibigay ko kay Imelda, hihintayin ko yung resulta ng decision ng Supreme Court. Can you not wait? Nicole, why are you removing the right from Imelda? Kasi ikaw nagsabi na right ng tao na mag-appeal. Do I? I said yes, kasi ngayon, naka-appeal siya. Nag-appeal siya, Nicole. Nicole, nag-appeal siya. Tapos yung appeal tinanggap. Nicole, kanina pa kita pinapasalita, Nicole. Sabi mo, Nicole, ano naman, yung pagka... Isa-isa tayo ng point. Isa-isa tayo ng point. Okay, cool. Nicole. Pagka kunwari meron kaming gustong ipa-clarify, pagbigyan mo rin kami. Oo. Pa-clarify lang namin yung sinasabi mo. Then sana, sagutin mo rin yung specific na question. Okay. Kasi pag nagsasalita kami, ang ano may, ang sunod-sunod yung sinasabi mo, hindi ka rin namin marinig. So, para para klaro, kung meron kaming gustong ipa-clarify, i-clarify mo din. Oo. Para malinaw. Okay, Nicole. Ikaw nagsabi na ang right to appeal is a right, 'di ba? Hmm. Ngayon, so dapat ang right ginagalang. Tama? Hmm. So ngayon, ikaw ginagalang mo yung right ni Reza na nag-appeal siya. Tama? Lahat naman. Oh, so bakit hindi mo ginagalang yung appeal ni ano? Ginagalang ko na may appeal niya. O bakit nagde-decision ka na habang naka-appeal pa? No, I'm busy. Ganito kasi yun ah. Okay, it's your naman. Decision. Ako naman. Hindi. Kasi ganito, Nicole. Decision mo yun naman. Eh. Pagtapos yun ako naman. Sige, go. O sige. Ngayon, nag-decide ka na para sa'yo it, with finality na. Sinabi mo yun eh. Hmm? Diba? Ngayon, bakit hindi mo yun ginagalang? Ikaw yung nagsabing right nun. Okay, let me defend my sarili ko. Okay, go. Okay. First of all, convicted as criminal yung isang tao until she or he appeals. Yung sinasabi ko. So for now, plunderer siya until ma-proven sa court of appeal o Supreme Court na hindi siya plunderer.
Mali yung sinasabi niya. No problem, go ahead. No, convicted na siya. Gato ha. Wait, ako muna, please. Ako muna. Okay lang. Okay lang. Kasi ang sinasabi niyo, innocent yung isang tao until i-appeal niya hanggang Supreme Court. No, hindi no, walang ganon. Wala akong sinasabing ganon. Hindi ganon ang stand ko. No, Nicole. Wala akong sinasabing ganon. Well, that's my ano opinion, no? Hindi siya innocent now kasi convicted na siya sa Sandigan Bayan unless sabihin ng Court of Appeal or Supreme Court na hindi siya plunderer. Ganun ang sinasabi namin, Nicole, walang finality yung decision hanggat naka-appeal pa yon. Walang sinasabing innocent siya, may conviction na nga eh. May conviction na. Walang nagsasabi innocent siya, conviction na nga eh. Where did you get that? Oh my God. Diyos ko. That's my point. Okay. Yan lang yung point. Ang point namin, hindi siya innocente, pero hindi pa siya ano, criminal with finality. Hindi pa final ang desisyon. Ang laking difference nito. So, walang innocent yung sinasabi dito. Uh-huh. Ang sinasabi, hindi pa nadidesisyonan with okay. finality. Yun uh-huh. yung ano. Teka, Nicole, i-flex ko lang yung earrings ko. So, yun, Nicole, wala pang finality. So, same sa nangyari sa 1990s, we should, ako, in my opinion, we should reserve that ano opinion. Kasi, nangyari na to in 1990s. Kung hindi pa to nangyari in the past, then... Let's go ahead. Pero may basis kami why we are doing this. Why we are reserving the opinion. Kasi it happened already. Yung conviction ni Marcos, ni Imelda, it's a fact. Wala na makakaano, no? Convicted na nga eh sa Sandigan Bayan 7 counts eh, di ba? Mababago mo ba yun? Eh kahit opinion mo na yung innocent siya, mali yung opinion mo. Dahil nga, convicted na siya sa Sandigan Bayan, walang nagsasabing innocent siya. Convicted siya. However, what we are trying to say is that the conviction is not final. It's not final and executory. Okay? Now, I agree to that as well. Oh, so ngayon, ang iniintay ko at ang iniintay rin ng mga iba dito is that I want the Supreme Court to dispose the case once and for all para i-reserve ko yung opinion ko doon. Yung pag natapos doon, edi kung convicted din si Imelda, edi magnanakaw siya. Edi kung hindi siya convicted, edi hindi siya magnanakaw, tapos usapan. Diba? And hindi ko magets yung parang we are saying that the Marcoses are innocent. Yung parang, wala nagsasabi ng ganun. Walang nagbubulag-bulagan doon sa Sandigan Bayan decision. Yun yung hindi ko magets. Yung hindi ko magets sa parang, why can't we settle that fact? It's a fact. Diba? Wala namang nakakaano noon. Wala namang nagsasabing hindi yung totoo. Teka, isa pa. I-flex kayo. Isa kong earrings. Ganda raw ng earrings mo, te. Oo, I know. Baka naman anuhan mo ko niyan, di ba? Ay, may question pa kayo sa akin. Palobat na talaga ako. Ayun. So, I have another... Yun. So, I think, same kay Maria Reza, na hindi pa siya, ano, convicted na siya. Yes. Pero until... We are reserving also yung opinion kasi may magdi-decision pa eh. May magdi-decision pa. Yeah, convicted so, without finality. Yes! Kasi yes. Kanina sinasabi mo may finality na eh. Sorry for the confusion kung gano'n. Oo. Yun lang. Tapos yung civil case ni ano, wala kasi ditong napapatunayan. Napatunayan ng Sandigan Bayan, but there is someone who can still decide on it. Kaya nga hindi namin... Court, yung ano, civil case was decided by the Supreme Court already. Yes, and civil, that civil case, again, what do you talk about in civil case? It means one has a better right over the other. It's win or loss. It's not about you're a criminal or not. Yun yung pinagtatalunan. Kaya nga yung sina-explain ko kanina, yung sinasabi doon, si PCGG may claim. Ang sinasabi ni PCGG, which under its mandate, to run after the ill-gotten wealth of the Marcoses. So sinasabi ng PCGG, ill-gotten yan kasi hindi nyo ma-explain. Kasi ito lang yung sweldo ninyo pagkatapos ganito karami yung pera nyo dyan sa Swiss bank. So how is it possible? Ganyan. So ngayon, sinasabi ng mga Marcoses, hindi, amin yan. Nung nag-decide yung korte, tiningnan niya yung claim ng PCGG, tiningnan niya yung claim ng mga Marcoses, nag-tilt yung justice towards the PCGG. Kasi ang ibig sabihin lang nun, mga Marcoses, you weren't able to explain that this is yours. So, yes. Therefore, this is going to be part of the universe of the ill-gotten that the PCGG is going to prosecute for another proceedings. Doon nga sa mga criminal cases nila. But meanwhile, since sinesquester na nila ito, PCGG is also empowered under EO1 to be
the administrator of the sequestered wealth. Uh-huh. Asan banda doon yung sinabi ng Supreme Court na iyon ay pinlander? Wala. So until it is explained or it is proven, katulad nun, di ba? Hindi yun na-explain ng Marcoses, hindi nila na napatunayan na hindi yun nakaw. Pero wala ding napapatunayan na nakaw yun, kaya nga nasa PCGG pa eh. So wala pang ganong ano na prove, wala pang na-prove na ganun, Nicole. Na para sa'yo, meron na. What do you mean by ill-gotten? In person, okay. Ano meaning natin ng ill-gotten? Ano ba ang tunay kasi na meaning na ill-gotten? Eh. Kaya siya pinababalik sa Pilipinas is quote noong 1991. Okay. Ito, noong 1991, parang sa pagkakaalam ko, Nicole, hindi naman ako ma-super expert dito, ha? Pero sa pagkakaalam ko, Nicole, kasi ang ill-gotten, under plunder law, ang ibig sabihin ng ill-gotten is that it is a proceed of an illegal activity. Malversation, misuse, corruption, ganyan-ganyan, bribery, kemerot-kemerot, ganyan-ganyan. So merong a whole lot of illegal activities na kung yung proceeds noon ay napunta sa'yo at yung mga illegal activities mo ay nagdulot, illegal activities mo while ikaw ay nasa gobyerno, ay nagdulot ng sangkaterbang yaman, yung proceeds noon ay ill-gotten. So yung ill-gotten na yon, meron din tayong mga laws na nagsasabi na pag napatunayan yan na ang yaman mo ay galing sa unlawful activity, it's going to be forfeited against the government. Ganun. Pero si EO1, iba yung sinabi niya doon. Si EO1, nag-presume siya na ang mga Marcoses may ill-gotten wealth. So that is why yung PCGG, kinukuha niya yung buong universe ng ill-gotten wealth ng mga Marcoses, ini-inventory niya lahat ng yaman ng mga Marcoses kasi it is presumed that those are ill-gotten. Ordinarily, kailangan mong patunayan muna na merong crime eh. Na meron kang ginawang crime eh, bago siya maging ill-gotten. But in the case of the Marcoses, because of EO number 1, sinabi doon na i-run after mo yung wealth ng mga Marcoses, yung mga ano na mga ill-gotten. So to preserve kasi nga galit na galit yung nagpupuyo sa galit yung puso ng mga Pilipino nung pagkatapos ng EDSA. So ang sabi doon, kunin niyo lahat, habulin niyo lahat ng yaman ng mga Marcoses, kunin niyo yan kasi ill-gotten. Ngayon, mm-hmm. it's up to the Marcoses to prove na yung yaman na yon ay hindi mga ill-gotten. So, the Marcoses were put in such a situation wherein yung universe ng kayamanan nila, kahit pinaka-pinakadulong kusing, ay kailangan nilang patunayan na yon ay galing sa legal source. Do you imagine how difficult that be? No. Mm-hmm. Diba? Na-imagine mo kung ganong kahirap gawin yon na papasok ka sa bahay ko, lahat ng gamit sa buong bahay ko, pag wala akong mapakitang resibo, nakaw. Kasi ano, the problem is that, no, nung tinray-defend ng mga Marcoses, yung kanilang yaman, di ba? Sinabi nila sa kanila yan. Kasi presumably, it's ill-gotten wealth, as you say, di ba? Ngayon, nung tinray nila i-defend, hindi man lang umabot sa kaporsyento. Di ba? Doon sa 365 million, doon sa pinakita nilang evidence. Diba? That is something that the Marcos really have to answer for. Ako, sa totoo lang, Nicole, I really want the Marcoses to explain the extent of their wealth. I mean, kasi I'm pretty sure they weren't... Pero bakit hindi? Nag-cost-benefit analysis sila dyan eh. Pagka kunwari may mga kaso-kaso na ganyan. Nag-cost-benefit... Sige, hayaan na natin itong i-sequester so that the other wealth will not be discovered. I believe that there are other wealth ng mga Marcoses na hindi pa talaga natin alam. Pero I also believe... Wait. But I also believe that we should give a fair opportunity for the Marcoses to explain where the wealth is coming from. Meron silang mga sinasabi na pinanggalingan ng mga yaman nila or whatsoever, ganyan-ganyan. Pero kung ako naman, nasa korte yung kaso at alam ko na nandiyan ang PCGG, bakit ko i-reveal lahat ng yaman ko? Kung every revelation that I'm going to do, you're going to sequester it. So, Nicole, do not get me wrong. I want the Marcoses to explain the extent of their wealth. But in doing so, dapat hindi yung PCGG environment. Hindi sa ganung environment. Okay. Ako, madam, ang sa akin kasi dito,
Can I ano give the my opinion? Sure. Sa akin kasi, let's be factual. Pag unexplained, unexplained. So, ang problema kasi sa PCGG, everything is considered ill-gotten until the Marcos can prove to them or can prove to the court na it was earned from something. So ngayon, yes, it's okay. Kasi yun yung presumption na ill-gotten. So parang kung tutuusin, dapat innocent until proven guilty. Sa Marcoses, guilty agad until you prove yourself innocent. So since hindi mo na prove yourself innocent, parang criminal ka na kaagad. Ang problema doon, in fact, hindi mo na patunayan na criminal ako. In fact, hindi mo na patunayan na may ninakaw ako. Ang sinasabi mo lang, criminal na agad ako sa simula pa lang, kailangan kong explain ang sarili ko. So kung hindi ko na-explain na inosente ako, kunwari si Binibini, sinabi ko sa kanya na pinatay niya yung katabi niya, kailangan niyang ipatunayan niya sa akin. So kahit hindi pa man siya criminal, sa mata ko, criminal na siya. Pero did I really prove na criminal siya? No! Hindi niya lang na-explain yung sarili niya. And let's be consistent sa term natin. Pag unexplained, unexplained lang. So yes, Binibini wasn't able to explain herself, but I also didn't prove na criminal siya. Magaling so, sa... Ganun lang yun. Let's be fact-based. Hindi pwedeng sabihin na criminal yung hindi pa naman napatunayan na criminal at hindi pwedeng sabihin na nakaw yung hindi pa napatunayan na nakaw. Sabi ni Pepe, pag hindi mo ma-explain kung saan galing yaman mo, ilgaten yan ayon sa batas. No, ayon po sa batas, ito po yung definition ng ilgaten. Ito po yung definition ng ilgaten. Yung sinasabi nyo under the concept of EO1 yun. No, yun yung problema. Public Act 1379. Explains that for feature yon, for feature yon ng mga yaman mo na declared na unlawfully acquired. 1979. Yes, I saw that law already, Nicole. Mm-hmm. And the law is actually a declaration that if you weren't able, that your wealth that is unlawfully acquired is going to be forfeited in favor of the government. Mm-hmm. Hindi ilgaten yon. Unlawfully acquired. Unlawfully acquired. Ang tanong, how did you acquire it unlawfully nga? Ah, yun nga. How did you acquire it unlawfully? Wala nang mag-decision about it kung paano. Wala nang nag-prove na pala ganun. Wala pa nga, Sandigang Bayan pa nga lang kung sakali. Yung Sandigang Bayan pa lang. Yung 7 counts pa lang kung sakali. Okay muna. Yung 7 counts pa nga lang kung sakali. So wala nang napapatunayan. Diba? Kung ipoprove mo, yan, maliban yung unlawfully acquired, yun. Yung magagaling yun. And then the Republic Act 1379 also state what are the unlawful acts. Na-prove ba na unlawfully acquired yun o questionable lang yun? Kasi hindi na-explain. Sorry. Na-prove ba na unlawfully acquired o questionable lang kasi hindi na-explain? Yung sabi ng Supreme Court doon na EO1 in relation to. So, ibig sabihin, ang talagang sinisequester yung yaman, sinisequester yung yaman under the concept of EO1. Of course, RA 1379 is also used kasi for feature yun For feature case yun. Ang title nga nung batas na yun, an act declaring for feature in favor of the state any property found to have been unlawfully acquired by any public officer or employee and providing for the proceeding therefore. Now, was there clear declaration on the manner of how it was unlawfully acquired. Kasi nga, kaya nga siya civil case. Kasi nga, wala kang proof dun sa exact culpability ng unlawfulness noon. What hindi you have proven in that doubt. Case is that you weren't able to explain the source of your wealth. You weren't able to sufficiently explain that it is yours. And it's not enough to say that it is ill-gotten. No, by, kaya nga siya civil case lang eh. Kasi kung ill-gotten talaga siya, criminal na sila. Ill-gotten siya. Yun yung according sa Article 1379. Oh, pero diba? Concept nga niya, civilly pa lang. Hindi siya declaration na ill-gotten na criminal ka na. Yung criminal ka na, yun yung sa Sandigang Bayan, yung 7 counts doon. Kahit pa sabihin natin, sinasabi nga dito, unlawfully acquired. Did they declare the exact culpability in there? Hindi. Dahil civil case nga lang siya, ang sinasabi doon,
hindi na walang ano, walang meron talagang basihan si PCGG na kunin ito dahil hindi mo na explain nang mabuti kung nasaan yung ano mo, nasaan yung yaman na to. However, this money is going to be in the possession of the PCGG. Sila yung mag-a-administer itong yaman na to. Meanwhile, they're going also to prosecute the Marcoses para ma-determine yung exact culpability niya. Nung pag sinabi nating unlawful, ano exactly yung unlawful na yun? Sa ibang kaso yun i-determine. Hindi doon sa civil case na sinasabi ninyo. So, Nicole, meron na bang ano na patunayan maliban dun sa ano sa Sandigan Bayan? Sandigan Bayan na ano na beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt na galing sa Nakaw. Beside dun sa Sandigan Bayan, that's all. Yes, na naka-appeal, na without finality, nag-agree tayo. Beside sa Sandigan Bayan, that's all I know na naka-file. Yes, and we agree na without finality yun. I'm really well-versed doon sa history ng mga cases ng mga Marcos, pero so far, yun yung alam kong mga cases na nasa Sandigan Bayan na convicted sila. Ganito. Wala naman ang issue doon, diba? Ulitin ko yung tanong, Nicole. Maliban doon sa Sandigan Bayan na nag-agree tayong without finality, meron bang ibang kaso na beyond reasonable doubt napatunayan na galing sa Nakaw? Wait lang ha. Kasi ang pangit kasi nung in-exclude natin yung sa Sandigan Bayan. Yes, oo, without finality. Kasi we agreed na. Without finality yun. Wala problema doon. Kung mag-desisyon lang ng korte ng Supreme Court yun, wala problema doon. Oo, Nicole. Wala problema doon. Nag-agree tayo na without finality yun, di ba? Nicole, we agreed already that without finality yun. So, ikaw, yung treatment mo doon, bahala ka. Pero kami, yung treatment namin, same sa nangyari sa 90s, na pwede pa yun ma-overturn mo na. Ito. Sabi ni Pepe, nasa RA 7080, that's the plunder law eh. Okay, that's the plunder law. I have the plunder law here in front of me. Ito yung definition ng ill-gotten wealth under plunder law. Tingnan natin kung magka-qualify yung ill-gotten wealth na sinasabi ninyo sa sinasabi ng plunder law na ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth means any asset, property, business, enterprise, or material possession of any person within the purview of Section 2 hereof, Section 2, yung purview of government. Ayun. Within the purview of Section 2. Section 2 is definition of the crime, plunder, penalties. Ayan. And possession of any within purview of Section 2, so the concept of plunder, acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by any combination or series of following means or similar schemes through misappropriation, conversion, misuse, malversation, public funds, raids of the public treasury by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, blah, 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 illegal or fraudulent conveyance of disposition asset by obtaining, receiving, accepting directly, indirectly any shares of stock equity, blah, 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 by establishing agricultural, industrial, kemerot, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, influence, kemerot. Those are the actions that you have to prove first before you consider a wealth, an ill-gotten wealth. Oh. So if you're going to use this as your definition of ill-gotten wealth, wala pang ill-gotten wealth yung mga Marcoses. Maghihintay pa lang tayo ng conviction with finality dun sa ano? So dun sa seven counts sa Sandigan Bayan. Kasi ang ano nyo, no, parang with finality, yun talaga yung hinihintay nyo. Importante yun. Importante kasi it happened in the past already, Nicole. Okay, ako na muna. Okay. Kasi ang sinasabi ko lang, Nicole. Actually, Nicole, it doesn't make any difference. Sabihin natin, babaguhin ko yung statement to satisfy you. Yung tinutukoy dito na ill-gotten wealth, yung ill-gotten wealth na tinutukoy nito, ang coverage nito is yung 7 counts ng graft conviction ni Imelda sa Sandigan Bayan. Is that okay? Okay. Ayun. So the rest, yung ibang mga civil cases, hindi yun within the purview of ano, ill-gotten wealth. Unexplained the plunder, lang yun. Under the concept of plunder. Yun, ill-gotten wealth lang yun. Under the concept of EO1. Could be. Tama. Pero, wait lang. So you said
na in the concept dun sa other cases, aside dun sa blunder, aside dun sa blunder, it's not ill-gotten wealth. But you cannot deny, since may mga blundered cases na na-conviction, may ill-gotten wealth. Diba? Huh? Kasi may conviction eh. Ah, ganun. To the extent ng conviction niya doon sa 7 counts. Diba? Maliban doon, ano pa? Sa 7 counts. Maliban doon, ano pa? Which is hindi pa nga final. Which is hindi pa nga final. Hindi, mali. Nicole, maliban doon, ano pa? Sinasabi mong may mga. Sinasabi mong may mga. For now, maliban doon, ano pa? For now, for now, yun pa lang. Oh, yun pa lang, hindi mga. But there are other cases as well, diba? Naka-file criminal case, 28 cases. Naka-file pa lang. Mm-hmm. Pero may mga conviction na yung 7, di ba? Katulad nga sinabi natin. Yun nga. Sandigan bayan. Sandigan bayan. Okay, sandigan bayan. O kaya kung meron ka tatawagin ill-gotten wealth, yung 7 counts lang. But you cannot deny na may ill-gotten wealth ang Ferdinand. Walang nag-deny. Kaya nga, ang linaw-linaw no statement ko ni Cole. Kung meron ka tatawagin na ill-gotten wealth, yung sa 7 counts lang ng grasa sa sandigan bayan. Mm-hmm. Doon sa ako confused doon. Wealth, and then doon sa other cases na ako madam, I can still deny because I'm waiting for ano, for the Supreme Court decision. Exactly. Yes, and I can still deny. That's also acceptable. Yes. That's also acceptable. Because it already happened in the past that the Supreme Court denied the decision of the Sandigan Bayan. My presumption is also acceptable. Yes, but my mind is also acceptable because it happened before already with the same person, Imelda Marcos, that the Supreme Court denied the decision of Sandigan Bayan. Ang hindi acceptable, Nicole, yung sasabihin mo ill-gotten wealth doon sa mga civil cases under the purview of under the concept of plunder. Kasi yung mga civil cases na yun, hindi naman yung nilitigate under plunder. Yun lang siya gusto ko sabihin, may ill-gotten wealth, and that's final. Oh, edi go. Okay. That's good until that's your position is good until the decision, the finality of the decision of the Supreme Court. Oo. Eh paano anong gagawin mo ni kapag i-reverse yun na Supreme Court? Oo. Anong matutunan ang gagawin mo? Kung i-reverse. Oh, diyan, nag-aintindihan tayo. So, diba? Yun ang gagawin natin. Pag na decision, you believe that there is a plan, there is ill-gotten wealth until kapag ni-reverse ng Supreme Court, you're going to respect it, and I'm good with that. Yes. I'm good with that as well. Yes. So I'm reserving my opinion kasi I'm still waiting for the Supreme Court's decision. Kung iko-convict nila, then I'll respect that. Pag i-deny nila, edi I'll respect that as well. Pero ayoko masunog na nagsisisigaw na ako na ano na plunderer sila tapos pagdating pala ng panahon. Hindi pala. Wala kasi papis already na ano eh. Wala pa nga yung issue diyan, Nicole, na it took talaga, it took 30 plus years, diba, for this mess to be cleared up. I mean, hindi pa nga natin inaano yun eh, pinag-uusapan yung ganong issue eh, kasi it really put cloud dun sa political aspect nitong issue na to, diba, nitong kaso na to. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yun eh. Ikaw, but now, Nicole, you only have 7 cases with conviction. Nicole, diba? Papayag ka ba? Na peril pang ma-reverse. Tanungin kita, papayag ka ba na tawagin kitang murderer until patunayan mo sa akin na hindi ka wang pumatay? Kung napatunayan na sa mababang korte. Hindi ko papatunayan, kailangan patunayan. Ikaw dapat magpatunayan. No, kailangan sa mababang korte nga muna, kailangan makonvict ka muna bago mo ko tawagin. Kasi ganun naman yung nangyari kay Mel. No, okay na nga. Pag nakonvict ka na sa ano, nakonvict ka na sa mababang korte, okay na tawagin ka ano. Oo, pag nakonvict ka na sa mababang korte, murderer ka na. Tatawagin ka na namin murderer, ganun. Yeah, you call me murderer. Just like Noesca, yung ano, yung police na nambaril doon sa nanay na lola at saka doon sa ano, you can call them murderer until proven na innocent sila sa Court of Appeal or Supreme Court. So, ano? Wala nang problema doon. Wala naman akong problema doon. Yeah, you can call me thief, you can call me plunderer, you can call me murderer pag napatunayan sa mababang korte na ganun ako. Tsaka klaro naman eh, 'di ba? If it's going to be affirmed, if it's going to be reversed, we're going to respect the Supreme Court decision, right? Magbabago bigla. Pero ang sa akin kasi, how did you respect that person? Yung rights niya. Yung rights niya to appeal, to be not judged. Alam mo kasi ganito 'yun eh. Anyone has a right. Hindi, I am just asking. I'm just asking. The legal tag on you kasi 'yun yung kinonvict sa inyo ng korte. No, I'm not denying anyone of respect kasi una sa lahat kinonvict siya ng court. No? Mm-hmm. How about yung ano, yung right niya to appeal nga? Hmm.
I'm not denying. Hindi, klaro naman right na siya doon eh. Klaro na siya doon, Kuya Miko eh. Oo, baka until may na new ano. Ah, okay. Siya, okay. Ang position, ang sinasabi ni Nicole is that for her, she's a convicted felon. She's a convicted felon and she's going to believe that she is a convicted felon. Until, if the Supreme Court is going to decide to affirm or to decide otherwise, she's going to respect it. And for me, that's good enough. That's good enough. Mm-hmm. Agree. That's mm-hmm. Yes, Kerry. Okay. So, ano, parang in the end, yun, pagka may may decision yung mababang nagkaroon na ng decision. Ano ko lang yung mga points, no. Ito kasi yung problema. Ito kasi yung parang nagiging issue. Dahil nga merong mga sequestration cases ang mga Marcoses na bonggam-bongga simula nung na-issue yung EO1. These are civil cases ng mga sequestration. Wala pang decision doon sa yung ill-gotten under the concept of plunder. Ill-gotten siya under the concept of EO1 in relation to 1379. Okay? Yun yung mga nakuha ng mga ano, nakuhang mga yaman sa mga Marcoses. Kasi nga, inasum nga ng EO1 na merong ill-gotten wealth ang mga Marcoses. But part of the mandate of PCGG is really to prove that it was really taken from the government fund. Okay, now, if we are going to call the wealth of the Marcoses magnanakaw, we can call them magnanakaw to the extent of the 7 counts of graft na convicted sila sa Sandigan Bayan. But yes, ito nga, Nicole, ito yung nangyayari. Not all Marcoses, no? Not all Marcoses. Wait lang. Ito nga yung nangyayari. Not everyone is calling the Marcoses magnanakaw under that 7 counts of graft. Lahat ng sequestration cases nila, pati yung mga civil cases pa lang yon, pero tinawag na ng lahat ng mga tao na magnanakaw yung mga Marcoses. Diba? And why not? Diba? So, diba? Medyo, dun yung medyo unfair. Dun yung medyo unfair na aspect. I mean, kasi ganito, no? Parang, just to give an example. So for example, pinatay ko, I have a case na pinatay ko si A, B, C, and D. Diba? I have a case, minurder ko daw, multiple murder, kay A, kay B, kay C, kay D. Now, si C and D, acquitted ako. Kay A and B, convicted ako. You can call me mamamatay tao in the basis dun sa A and B. And that's fair. Mm-hmm. Kasi conviction yun eh. Mm-hmm. Ng korte. Yes. Mm-hmm. Okay? You cannot tell me na hindi ako mamamatay tao. Tama? Kasi may pinatay ako. That's the same analogy with the Marcoses. You cannot tell me na hindi ako magnanakaw kasi may ninakaw ako according to the 7 convicted. But you cannot also say na yung ibang mga tao na who chose correct to wait, eh mali rin, di ba? Diba? Tama ka. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin na yung ibang tao who chose to wait for the final conviction, yung conviction, yung final and executory na decision, you cannot tell those people who wanted to wait before because they... Because it happened already in the past. Mm-hmm. Ganun. Yeah, so yun lang yun. Which reminds me, Nicolo, yung sa analogy mo, yung ano, ang tawag dito, eto, sharing lang to. Sure. You know that. Actually, sa akin, for me, ha, yung EO1 kasi, it was created under the wisdom of 1986 event, yung EDSA event. So, ang sa akin, sumuna, parang, sige, if you would be able to make it work, then make it work. So, kumbaga, kung yun yung wisdom, kung yun yung sinisigaw ng puso ng mga taong bayan during that time, at feeling talaga ng mga taong bayan nun ay nagnakaw ang mga Marcoses. And then so EO1 was born, although it is quite unfair, pero yun yung wisdom na binigay sa atin ng EDSA. So okay lang yun kung during that time you were able to prove something. Kumbaga parang, sige, ginawa nyo to, napaka-intense ng mga measures na nilagay nyo dyan, napakatinding napakatinding proseso yung nilagay nyo dyan para sa isang pamilya na ibibigay nyo sa kanila lahat ng burden of proof na patunayan na sila ang walang kasalanan. Imbis na ikaw ang magpapatunay na meron silang kasalanan. Ang tindi nung binigay ng EO number 1 na yun. But sige, hindi na natin kukwestiyonin kasi yun yung wisdom ng 1986 event. Ganyan. Pero kasi, hindi siya nagawa after a reasonable amount of time. Very, very, very long time has passed.
And until now, it's still an issue and we weren't able to prove anything. So, ibig sabihin, yung galit natin noong 1986 ay galit lang. Uh-huh. Ay hirap na hirap naman pala tayong maghanap ng katotohanan. I mean, if we are so galit and if we are so sure then na itong mga bagay na to ay mga nakaw or something like that, it should have been easy to ano, it should have been very easy to convict them. Tapos, but, well, just an opinion. Diba? I think, ano no, when you have that much money and power, you can delay all you want eh. That's unfair. That's how unfair. But if you have proof. But 30 years is ano, too long naman. Parang, I mean. Wala pang power really, yung foreign. There's something wrong with the prosecution, Nicole. You, at least that is something that you have to recognize. Yes. There's something wrong with the prosecution. Why can you not prove anything? Diba? Well, I mean, parang I'm not going to ano. Yung medyo mahirap yung ano eh. Medyo mahirap yung sasabihin natin na if you're very rich, you're very ano, ganito. Mahina yung prosecution. Mahina yung evidences. Ang tindi naman yung measures na binigay mo sa EO1 eh. Yes. Diba? Diba ano, Nicole, sabi mo, kung mapapatay. Diba, Nicole, ikaw papayag ka na tawagin kang murderer until meron ng decision sa lower court? Ang problema sa EO1, magnanakaw ka na sa simula pa lang hanggang patunayan mo na hindi ka magnanakaw. So it is presumed na ano ka na, na ill-gotten na yung mga yaman mo hanggang patunayan mo yung sarili mo na hindi siya ill-gotten. So yun yung problema doon. Na sabi mo, papayag ka lang pag may decision na sa lower court. Pero sa EO1, hindi. Magnanakaw ka na sa simula pa lang until patunayan mo yung sarili mo. So hindi ko kailangan patunayan na magnanakaw ka. Ang kailangan mong patunayan yung sarili mo. Oo. So is that fair for you? Tapos 30 years na ganun? 30 years na ganun? I mean, kasi para ano? I'm quite familiar with that. I'm trying to read pa with that. Okay. Sa akin kasi ang tindi nung ano, ang tindi nung inimpose ng EO1. Sa akin acceptable 'yon for a certain period of time. Pero talaga 30 years sa ganong environment? 30 years sa ganong environment na tutugisin niyo ako, tutugisin niyo kasi ordinarily innocent until proven guilty eh, 'di ba? Pero dito sa sitwasyon ng ano, hindi. Habulin namin yung mga yaman mo. Pag di mo ma-explain, ano to? Kukunin namin to, 'di ba? So parang ill-gotten I mean, to. Agad. Oh, okay. Sa akin, kung yun yung wisdom noong 1986 during that time, o di sige, pagbigyan natin. Yun yung nararamdaman ng mga tao noong time na yun eh. Pero dapat within certain period of time, you should have decided already with finality. You may clarity na agad. Kasi parang 30 years of that kind of environment, 30 years kang tutugis-tugisin, 30 years kang, 'di ba? Parang ang dami ng ano, wala ka pa rin napapatunayan. Wala ka pa rin evidence. Violation ng ano dun eh. Ng karapatan dun eh. Na for 30 years talaga. Parang hanggang ngayon? Hindi na siya healthy para sa bansa. Hindi na siya healthy para sa bansa. Parang feeling ko hindi na tayo nagbe-benefit pare-parehas dun. Not only for the Marcoses ha. Yung tayo as a nation, hindi tayo magbe-benefit dyan eh. Hindi tayo magbe-benefit dyan. Ako, hindi totoo ang sa akin problema. May pera yung Marcos, may power and lahat. Pero wala bang power yung Aquino na kakaupo niya lang ng ano? Oo, yung parang hindi naman sila helpless, 'di ba? Parang oo, may power ang gobyerno. Napapunta nga nila yung Marcos doon. Means yung pera ng Marcoses napadala nila sa Hawaii, hindi nila naipabalik sa sarili niyang bansa. Really, walang power? Ganun, 'di ba? Tapos ibibintang pa rin natin na if you have money, if you have power. Wala lang ang power eh. Natumba na nga eh. Just to be fair, no? Just to be fair, meron naman mga cases na napanalo, no? Hindi naman, not all ill-gotten wealth na tinutukoy dun sa EO1. Kaya dyan si Bambang Marcos na nanonood. Charot. Wait. Like the not all cases, no? Na sinasabi dun sa ill-gotten wealth, totoo, hindi lahat napanalo. Lahat until now pending. Pero may mga cases na napanalo. Yes, so yun nga. Ano yung sa sequestration? Problema. Yung sa sequestration? Yes! Meron doon nanalo yung mga Marcoses. Maraming nabawi ang mga Marcoses doon. Maraming nabawi ang mga Marcoses doon. Marami rin hawak ang PCGG. Oo. Yes. And then other courts as well, no? Katulad yun, for example, yung kanina sinabi natin, yung sa Swiss court, and then doon sa New York court, yan.
So yung mga court decisions na yun are also important and vital dun sa history natin. Pero ang clear dun, hindi nila napatunayan na it is really... May mas napatunayan. Hindi yun napatunayan. Kasi Sandigan Bayan, 7 counts of grand. Yun yung napatunayan. Alam mo na kahit hindi na tayo dun. Sa feedback, Nicole. To the extent na again, of the 7 counts. Yung sa sinasabi mo sa Swiss bank, again, ito yung magandang tanong dyan, Nicole, ano? Ano yung coverage ng amount ng 7 counts of graft? Tanong ko yung matagal na eh. Hindi ko alam, hindi ko pa chine-check. Hindi ako familiar. Gusto kong malagyan siya ng dollar amount. Gusto kong siya malagyan ng dollar amount. Para pag sinabi natin ill-gotten wealth, o eto lang yung may conviction na ill-gotten. Yung coverage lang. Hindi ako familiar dun sa amount. Actually, na-download ko na yung case, yung Sandigan Bayan. Hindi ko lang panahan. Hindi ko palang walang binasa ng matinsiman. Yun kasi sa akin eh, 35 years, tapos you are in the position to administration under your, ano, at mind you, kahit sila Gloria, sila ano, di ba, parang LP was in power and ano, in control. Tapos, until now, mahina yung kaso nyo. Mahina yung kaso nyo. $200 million daw, sabi ni Journey. $200 million yung coverage nung ano, 7 counts of graft. Ah, okay. Titingnan ko rin yun. Transfer lang ng account. Yung amount. So, 200. Oh, ayun. Meron kang 200 na conviction na ill-gotten. Hello, guys. Ay, 2 o'clock na. Oo, di natin napansin. Napag-gabi na tayo. Ayan. Friday kasi. Oo, may request pa ba? Ayun. May request pa isa, actually. So, yun. Fair enough. You can call the Marcoses. Wala naman kaming problema doon. Wala kaming bilang doon. Ang sa amin lang, Nicole, hindi din kami mag-afford to wait. Yes, may reason din kami kung bakit we need to wait. Kasi it happened in the past already. And you cannot deny that. It's also a fact. So, yun. Walang problema sa gusto mong ipalabas. Kami din. Yun daw yung coverage, sabi ni Journey, $200 million transfer to 7 Swiss foundations. Okay guys, wag kayong mag-expect na ano kasi reported tong live na to. Yes, may content walang na ano to, walang recording to. Oo, sino walang recording. Maliban na lang kung may nag-screen record sa inyo. Mm-hmm. Si Nicole, ano ba? Ay, nako. Si Nicole, ano yung una niyang argument yung mga yaman daw? Bakit hindi dineclare? 'Di ba? Kasi narinig niyo ako. Yes. Paano mo i-declare yung sinasahod mo lang naman kailangan mong i-declare? Eh paano kung extra 'yon na ibinigay sa iyo? At masyadong malaki, kailangan mo bang i-declare? Ibigay nga 'yon sa iyo eh. Hindi 'yun galing sa pinagtrabahuhan mo. 'Di ba? Hindi, ano ang tawag dito, Robert, yung ang sabi kasi dun sa kaso na 'yon, yung mga meron kasi mga dineclare na yaman yung mga Marcoses doon, like yung sa law practice, yung sa ano, may mga inaccept kasi yung korte na mga kita at saka merong inaccept yung mga korte na hindi ko lang matandaan no kung yung SALN lang yung ginawang source pero, ng income. I ganun. Believe na yung mga yon is pertaining to a certain instance lang regarding, kasi ang daming kaso niyan eh. So malamang, merong isang kaso dun, na dun yung pera nila is doon nang galing na kayang sagutin yung isang kaso na yon. Kasi ang daming sinampa na kaso, di ba? So when you're pertaining to the golds na mga meron sila na sinasabing knockout. Diba? When we are talking about the cases kasi, I don't think the Marcoses ever invoke that they have golds in those cases. Never. Sa mga kaso na pending, wala naman silang sinabi doon na ano, marami kaming gold, marami kaming pera. Hindi, meron. Sa mga local cases. Pero in so far as doon sa Swiss bank accounts ang concerned, hindi niya sinabi doon yung wala siyang mention doon na ano. Ang natatandaan ko lang na mention doon nakita is meron siyang practice, meron siyang mga receivables. Even nung presidente na siya sa law practice niya. So
parang meron yan, sa pagkakatanda ko, parang meron doon sinabi yung Supreme Court na parang gano'ng ka-viable yan na parang 20 years after, may nire-receive ka pang pera doon sa law practice mo na yon, e bawal ka nang mag-practice. Sabi gano'n ng korte. Sabi gano'n ng korte. So, anyway, the point here is that, doon sa mga sequestration cases na kung saan natalo ang mga Marcoses, hindi talaga nila na-explain sufficiently sa korte yung yaman nila. Ngayon, ang ibig sabihin ba noon, pinlander nila yon? Hindi rin. Hindi rin. Kasi nga, unexplained lang. Unexplained lang. Now, the Marcoses may have reasons. Now, in the media, they are saying that they have other source of wealth. In the media, they are saying, no, we were gold traders. We were earning money this much. Kemerut. But those kind of things were not put into test sa korte. Hindi pa siya legal truth. Sinabi lang rin nila yon publicly. Kasi and nga, they have reasons. And they have reasons. They have reasons why they did not say that. Kaya ang sabi ko, EO1 created an environment that is very, very hostile to the Marcoses. Yeah. Ako, personally, I want the Marcoses to explain their wealth. But if we want the Marcoses to explain their wealth, we should allow them to explain it without being hurt by EO1. Wait lang ah. Itong picnic na to, kanina pa, no? Kasi ganito eh. Ito, kanina pa siya sumasideline eh. Side comment ng side comment. Pati itong si Pepe. Ito ah. Ito lang, no? Kasi yung mga yaman na yan na ina-accuse sa kanila, ang nag-ratify ng constitution, yung may galit sa kanila eh. Kapag ikaw ba nag-ratify ka ng batas, gagawa ka ng batas na pabor sa kaaway mo? Itong mga to, mga nagsa-side comment na to, sino bang gumawa ng batas na pabor sa kaaway niya? Sabi dito, bakit hindi mo ma-explain kung saan galing ang yaman mo? As government officials, need mo explain yan. P3P3, ang problema una, yung nag-gain ng yaman na yan, patay na. Nung gusto niyang mag-explain, hindi siya pina-explain. So ngayon, ikaw yung anak, yung tatay mo ang gumawa ng pera, sa tingin mo ma-explain mo lahat kung paano ginawa ng tatay mo yung pera niyo? Tsaka isa pa. Gusto umuwi. Siya ang government official. Siya yung gumawa ng pera. So hindi siya binigyan ng chance para i-explain yun. So ngayon, kaya mo explain ang yaman ng tatay mo lahat-lahat? Hindi rin nila pinauwi eh. Nila pinauwi eh. Paano mag-explain yung tao? Tsaka isa pa, ito pa yung pinakamasakit eh. Iniimbestigahan nila yung tao sa ibang bansa. Ano bang sinusunod ng ibang bansa? Yung batas nila, susundin ba nila yung batas natin? Hindi. Kasi nakakatawa yun. Nakakatawa yun na nag-secure sila ng mga conviction sa ibang bansa. Bakit? Yun nga eh. Kasi yun yung plano ng CIA. Diba? Ngayon, dinidiscredit, sinasabi, paano nyo nasabi, ganito, ganyan. Sige, punta ka sa ibang bansa, dun ka mang snatch. Kapag nang snatch ka dun, kung ano yung hearing na gagawin sa'yo, ano yung sanction dun, tas uwi ka dito ka mang snatch, magiging parehas ba yung treatment? Siyempre hindi. Magkaibang kultura yan eh. They ratified the law in base sa culture na pinanggalingan ng bansa. Hindi sila nagra-ratify na law, ay ito yung sa Pilipinas, dapat ganito din sa atin. Hindi. Binuo nila yung batas na naangkop sa kultura nila. Dahil yun sila. Ngayon, kung iimbestigahan ka dun, sa pamamaraan alam nila. Iba sa pamamaraan alam natin. Kaya kung acquitted sila sa US, pwede silang maging guilty dito. So nagkakaroon tayo ng confusion. Anong basis ng pagka-guilty dito kung sa ibang bansa eh, acquitted na nga? Diba? Kasi dito ka laban. Dinisign yung konstitusyon, laban sa'yo. So hindi talaga papabor sa'yo yung batas. Pero somehow, pumapabor pa rin. So dito, 50-50. Pero dun, acquitted na sila. Diba? Sinasabi nga natin dito, sa Sandigan Bayan, 7. Eh bakit yung 891 acquitted dun sa labas ng bansa? Meaning, madumi yung batas natin dito. Bakit doon pasado? Ba't dito hindi? 'Di ba? But I think it's not prudent to really parang at the moment since nasa korte siya, parang pinaka-prudent talaga to really wait on it. Ngayon, if people like Nicole would like to believe na may conviction, nagpipiesta na sila doon, nagse-celebrate na sila for the conviction. Kasi ako, personally, the conviction is
the conviction came too late. Na parang hindi na rin ako convinced dun sa conviction na yun kasi masyado nang late. Na parang talaga after 30 plus years sakala magkakaroon ng conviction. So I'd rather wait for the conviction to be final and executory before I make my judgment. Kung yung conviction na yun nangyari siguro nung 1989 ganyan or 1991, mga tipong ganun. Talagang siguro at the first instance ng conviction, I will celebrate kasi parang wow, talaga totoo pala 'yung sinasabi nila, talaga pa lang magnanakaw ite. Ganyan. Ito. Kasi parang if you were swiftly able to get yung conviction nung time na yon since na-declare yung EO1, importante yung time eh kasi galit na kayo nun eh, tapos feeling nyo ano eh, ito pa, feeling meron nyo sobrang isa. Ano eh, sobrang sobrang totoong feeling nyo, sobrang totoong merong nakaw, pero nung time na yun eh, ba't hirap kayo makakuha ng conviction, diba? Ito nga, meron pang isa dito. Sino to? Seki Alistair. Ikaw na ninakawan, ikaw pa din defend. Hindi kami abogado dito para ano, mag-defend. Ito si alam mo ba justice system ng Pinas, kailan pa naging timely? Tanga, inaid na nga ng EO1 yung justice system natin para mapabilis eh. Iba na nga yung sistema ng pagtakbo sa pagsusog sa mga kayamanan ng mga Marcoses eh. Biruin mo, kukunin mo na yung mga yaman nila, yung mga ninakaw nila. Sila ang mag-e-explain kung ano, kung legal yun, kung valid yun o hindi. I-justify nila yung yaman nila o hindi. Pagkatapos sabihin mo, alam mo ba justice system ng Pinas? Ewan ko sa'yo. Inid na nga nung EO1 para mas maging mabilis yung pag-convict sa mga Marcoses. Hindi pa rin na-convict. Diba? Nasa kanila na yung advantage. Nasa PCGG na yung advantage. Come on. May itatanong ata si DM Jai like, di ko alam. Sige, kanina pa siya nagre-revolution. Nagre-revolution talaga. Grabe yung revolution. Parang gusto niyang i-boycott yung live ko. Sino ang ano? Wala. Ako na lang yung bababa mo. Char. Ito na. Ano pa ba ang ano nito? Itong isa. Sino to? Yung ay, ito meron yung palaban, BBM na ako, akyat ako. Si Jay De Losa. Ah, ang dami niyang gusto umakyat. Wala tayong hagdanan. May ito gusto pang share, Robert, para ma-entertain natin yung mga gustong umakyat. Itong sino to? Ano na ambag ko? Ganda po, ganda yung ambag ko. Ayun yung wala kayo. Okay na. Okay na. Wait lang. Meron tapos landi. Tapos landi. Bakit yun na muna siguro yung abyss derap? Sino man yan? Regarding ill-gotten wealth daw. And Flander law. Yan na lang entertaining natin. Kasi ako pagka sinagot natin yan, talagang dapat manggaling sa history. Kasi ito kasing ill-gotten wealth na to, nag-arise lang to from 1987 constitution. Kaya maganda dyan. Ako okay lang na sumagot tayo sa history. Ang problema kasi sa history, yun nga eh, ang problema sa history natin ngayon, yung dalawang side ang history. Hindi pa final. So, hindi natin po pwedeng angkinin yung ano eh. Yun nga yung ano eh, may narrative yung mga anti-Marcos and then yung mga loyalist, meron din silang narrative. So hindi natin po pwedeng sabihin, tingnan natin yung history. Nasa fact-checking stage pa lang tayo eh. Nasa fact-checking stage pa lang tayo eh. Mag-act ako. Go. Balik ka ulit. Oo, request ka lang ulit. Mm-hmm. Kaya na pa tong si ano eh. Talaga siya. Nagpo-protesta na talaga siya kasi. Parang ano, mananakit na siya sa live. Hello po, good evening. Mabilisan lang po, gusto ko na po magpa-thank you sa inyo kasi marami akong natututunan kasi parang sa mga simpleng taong katulad ko na hindi alam yung mga legalities, so marami po akong natututunan. Meron lang din po akong mga question. Kanina kasi napapakinggan ko kay Miss Nicole tsaka po sa inyong mga arguments po. Parang ang gusto, pareho kasing may point, para pong gusto niya lang sabihin na kapag na-convict na sa lower court, convicted na. Then sa atin naman pong part, or I mean sa inyong pong part,
parang hindi pa final kasi pwede pa siyang i-appeal, which is pareho nga pong my point. Ngayon po, parang para sa akin lang, sa mga simpleng taong kagulay kagaya ko, na para malaman kung ano yung simple terms, na naghanap ako ng analogy, like parang ang naisip ko is, halimbawa ako ay dadalhin sa ospital. Ngayon, once nandiyan nila ako sa ospital, and then na-pronounce ako as dead for 5 minutes, parang parang para sa doon sa isang side is parang okay, patay na ako. But then parang halimbawa bigla akong nanlaban and hindi, bigla akong nabuhay. It's wrong kasi pag dineclare kang patay, may ano, kumbaga Supreme Court na ang nagsabi noon, doctor na ang nagsabi noon, wala nang mas mataas na court na pwede magsabing patay ka ulit. Wala ganoon. Opo. Pero so, di po ba parang meron kasi meron tayong hierarchy. Meron, yes, tayong sunod-sunod. So, kumbaga, pag sinabi nung ano, hindi kasi pwedeng mamatay ng ano, mamamatay ka ulit. Yes. Na parang ganoon, na parang okay, patay. Tapos i-declare ka ulit ng taas, ay patay talaga siya. I-declare ka ulit ng taas, patay talaga siya. Sa krimen, kunwari, pag sinabi kong ano ka, kunwari, yung anak ay yung apo, sinabi kong ano, na magnanakaw siya, pwedeng i-ano nung ano tatay na so parang hindi siya same na ano, na parang patay na siya. Opo. Pero kasi di po ba, parang meron po kasing di ba may times kasi parang inag-iisip ako ng analogy na parang masabi talaga niya na ano. Parang ganito po kasi, parang di po ba may mga time na may napopronounce na dead, then suddenly biglang babalik yung vitals niya. So napopronounce ulit siya as parang opo, parang yun din ang point ko na nakikita kasi against doon kay Miss Nicole. Parang parang kasi po, parang halimbawa, yun nga, na-pronounce ako as dead na wala yung vitals ko. Kasi technically, dead ako for ilang minutes. Then suddenly, bumalik yung vitals ko. Then, nabuhay ako. At sabi ng doktor, aba, nabuhay ulit siya. Then, pinakulit example. Siya. I have better example. Okay, kunwari, nawala yung vitals mo. Nawala yung vitals mo. Bago, nung nawala yung vitals mo, pre-nounce mo agad siya ng dead. Eh, pwede mo pa siya i-CPR. Yes, ayun po. Pwede mo pa siya i-CPR. So, during the CPR, patay ka na sa mga tao. Is that fair? Yeah. So, yes, yun po mismo ang point ko. Po yun. Then, yan din ang akin pong ano po doon. Once na halimbawa po na-revive ako, then parang yung appeal, ito po yung nag-represent ng appeal ni Ma'am Imelda na okay, sige, baka ako ay na hindi ako guilty, na ako ay not guilty. So ngayon po halimbawa, nabuhay ulit ako, then napatunayan nabuhay ako, then parang depende sa titingin. Doon yung other side, titingnan na nila ako during yung 5 minutes na patay, napatay na ako. Ni-consider na nila ako na namatay, which is hindi naman talaga. Kasi hanggang ngayon, buhay ako. So ngayon, parang depende sa titingin. Sa kabilang side, buhay ako. Sa kabilang side naman, patay ako. Which is parehong may point, pero ang hinahanap ko, alin doon yung mas totoo? Yung bang buhay ako ngayon o yung patay yung ako. Yung in-exhaust muna yung lahat ng pwedeng gawin para mabuhay ka. Opo, yun. Kaya tapos ang masama lang po kasi doon sa nakikita ko na yun na i-consider na as convicted, i-consider na ako as patay. Isa limbawa, pag ginamit mo yun sa mayroong kang gustong mangyari, o ginamit mo yun para sa'yo. Like for example, kagaya nun, ginagamit mo siya sa campaign para masira halimbawa yung isa. Oh. Or like sa case ko halimbawa, pre-announce ako na dead, tapos yung isang may galit sa akin na family ko, binenta yung aking ano kasi patay na ako or ano ganun, tapos bigla akong nabuhay, then parang unfair para sa akin, di po ba? Parang yun lang po yung point ko doon. Nilagay ka din sa kabaong habang sinisipin ka. Yun, tapos ang masama po doon, parang may damage sa akin na hindi naman talaga dapat kapag napatunayan na hindi. Kaya po ako, actually, parang ang sabi ko, ang pinaka-damage finality. Ang pinaka-damage doon ito. To be fair kay Nicole, kay Nicole kasi sinabi naman ni Nicole na parang siya kasi since may conviction, plunderer sila for me. Plunderer sila, ganyan. So, pero at the same time, sinabi rin naman ni Nicole na whatever the decision of the Supreme Court do sa 7 counts na 'yon, kung i-reverse yun ng Supreme Court, she's going to respect it. And that is the most important thing. We cannot take it away from Nicole kung gusto niyang mag-fiesta at mag-celebrate dahil na-convict si Imelda sa Sandigan Bayan. Dahil convicted naman talaga siya sa Sandigan Bayan. Wala tayong magagawa doon. Fact yun eh, di ba? Kung gusto niya mag-celebrate doon, wala tayong magagawa.
Pero huwag nyo rin kaming pigilan na i-hold yung judgment namin na iintayin namin yung Supreme Court decision because the conviction is not yet final and executory. Why? Because this had happened before. And it was reversed. Diba? So merong ring reason yung ibang mga tao na mag-hold ng judgment. Na mag-hold ng judgment. Inasmuch as, sige, di mag-celebrate ka na dyan, convicted eh, ganyan. Pero huwag mo kami isama doon sa celebration ninyo kasi ayaw namin masunog. Diba? E paano kung ma-reverse? Diba? Ano gagawin mo kung ma-reverse? E pagkatapos, sinira mo na yung ano, sinira yes, mo na yung reputasyon ng tao. Stress yung in the ano, interim, diba? In the interim, sinira nyo na. Aside from that, no? Aside from that, like I said, we can call the Marcoses dun sa ill-gotten wealth nila, dun sa magnanakaw sila, to the extent of the 7 graph na Sandigan Bayan cases. And that window room where you can call them magnanakaw through that 7 counts of ano, it's under peril pa nga na baka ma-reverse, 'di ba? So pero sige, pwede mo siyang tawagin magnanakaw dun sa area na 'yon. Doon sa 7 counts na yon, walang problema. Eh ang tanong, ganun ba ang ginagawa ng mga anti-Marcos? Hindi naman! Dahil lahat ng mga civil cases ng mga Marcoses, lahat yon ginagamit ng mga anti-Marcoses as a proof na merong nakawan na nagawa. In fact, you only have two, ayun nga, sabi kanina ni Journey, na only around $200 million na conviction sa plunder. Sa Sandigang Bayan, na pwede pang ma-reverse. Diba? Yun po yung mismong sinasabi ko na feeling ko, although parehong may point, parehong yung nga po, tama kayo, may point siya, may point din tayo na ganun. Kaya lang po, parang sa akin, unfair na gamitin mo yon sa isang bagay na pabor doon sa isa. Para pong parang ganun lang na hindi pa naman final kasi po question siya ng finality. Ngayon po, as long as continuous pa rin siya, finality and continuity. Ngayon, kung halimbawa po, hindi pa siya final, ibig sabihin, continuous pa rin siya. So kung continuous pa rin siya, hindi mo pa rin masasabi na magnanakaw ang isang tao dahil wala pang finality yung mismong case. So yun po sa yung kanya, okay lang yun. Sa kanya, actually, may point siya, pero hindi mo pa na-exhaust lahat. Parang unfair na, parang unfair lang na magagamit mo yun sa isang bagay na hindi na pa, yun po, na hindi napapatunan. And then ito po, isa pa po kay Ma'am Joy naman ito specific. Kasi po last, nanonood po kasi ako lagi nung inyong ano kahit sa YouTube na pinapanood ko kasi kasi po minsan may mga nag-enjoy din po kasi ako sa aking mga kaibigan sa arguments, like marami po ako natututunan, although yung mostly sa kaibigan ko parang iba yung opinion sa akin. So gusto ko pong malaman talaga yung ano, kaya nanonood ako. Ngayon po, parang may nasabi po kayo about dun sa red tagging, ma'am, na parang para sa inyo, parang okay kayo na magtanong doon sa mga tao na kayo ba ay na NPA kayo or okay. It is my right to ask questions. Yun my right to ask. All issues. Yun yung natandaan ko, nasabi ko, na nagustuhan ko kasi parang oo nga no, kasi hindi ko naisip yun eh, kasi pag tinatanong sa akin pag nagiging issue yung red tagging, wala akong masagot. Like, hindi ko nga oo. So, kine-question ko rin. Kasi po ako, hindi naman talaga ako blind supporter. So, may mga question po talaga ako. Kaya nung napaliwanag nyo, sabi ko, oo nga, ano, kailangan ko rin matakot para sa family ko. Kasi nandito kami sa lugar na talagang merong ganon, nangyayari yung ganon. Ngayon po, parang kanina po, parang nasabi nyo naman sa isang ano, na parang, gusto ko lang linawin na parang ang nasabi nyo na kung sino ang mag-accuse, siya yung may burden ng proof, parang gano'n, na parang bago mo sabihin na magnanakaw, kailangan ikaw ang magsabi kung ano, kayo ang magbigay ng evidence. Ngayon po, ang tanong ko, paano po kapag sinabi halimbawa nung kabilang side na, bakit ganon? Bakit pagka nire-red tag, kailangan kami yung sumagot, kailangan yung kami yung mag-denounce, samantalang kayo yung nag-a-accuse sa akin. So parang ako po, parang na-confuse lang ako, kaya po sabi ko, naku, kailangan ko talaga ito itanong kay ma'am. Yan po. Okay, eto, crime ba ang red tagging? Hindi po. Hindi. Hindi na mag-work yung sinasabi mo. Hindi na mag-work. Kasi hindi ka nag-a-accuse. Nagtatanong ka lang. Mm-hmm. Or nag-ano ka ba? Diba? Kung komunista ka, diba? Hindi mag-work yung sinasabi mo na the one who accused, ganyan-ganyan, kemerot, diba? So hindi mag-work yung ganong argument na parang, kasi nung mag-a-accuse.
However, ito nga yung ano, ito kasi yung kalituhan dyan. Pag ikaw kasi nang red tag ka, o di kaya yung parang, o merong nag-oust Duterte, of course, that's a communist value. Why do you want to oust? Why do you not want to respect the decision in 2016, in 2019? Diba? Bakit gusto mo parating magpa-resign at gusto mo parating magpa-oust? Gusto mo parating ibagsak ang gobyerno? Because those are very communist values. I am really going to ask. NPA ka ba? Magkaganyan. Okay. Am I accusing anyone? I am just asking question because that is a very, very NPA act. That is very, very red. Diba? And if you are calling red a red, ano yung crime dun? Now, another thing is that we would have reasonable ground to ask. Why? Because CPP, NPA, NDF is a declared terrorist. It is already a declared terrorist. There were 20 individuals that were already identified as terrorists. CPP, NPA, NDF are all declared terrorist groups. So, ibig ko sabihin, if you are espousing the ideas of this group, I have all my right to question. Because if you are going to put my life, liberty, and property in danger. Okay, right? Opo. Nagigets ko na. So parang kung i-compare mo siya, halimbawa po, dito sa issue mo na magnanakaw sila, Marcos, parang sila naman, yun pa nga, wala pong finality na magnanakaw sila. So hindi mo pwede. Crime yung ina-allege mo, di ba? Tinatanong lang ba sila Marcos? O inaakusahan na? Ayun, opo. Okay. And yun po ang hindi ano sa batas natin, ang hindi valid. Ano po? Yeah. Okay, gets ko na po. Salamat po. Actually, valid siya yung EO number one. Valid siya, unfortunately. Ay, ma'am, yun po, another tanong. Pag ganun po ba kalakas talaga yung EO? Parang, I mean, kaya ba ng president maghain ng EO ng without yung talagang yung due process? Hindi kaya ng president. Kailangan legislature. Kailangan legislature ang babawi. So, kailangan yung Congress ang magagawa ng batas para para ipawalang bisa yung EO1. Pero ma'am, yung tanong ko po, in the first place po, as in kaya pala ng president na maghain ng ganong issue na hindi. Kay Tita Cory lang. Kasi Tita Cory, she became a president not by election, 'di ba? Hindi naman elected si Tita Cory. Ang nanalo ng election si Marcos, hindi naman siya, 'di ba? Si Marcos. So ngayon, si Tita Cory, so revolutionary government, 'di ba? So si Tita Cory, she has the power of the executive and the legislative during that time. So yung EO niya, hindi lang yun basta-basta EO, hindi yun same footing nung EO na ginagawa ni Duterte. Okay. Kasi ginawa niya yun with the power of the legislative and the executive. Okay. Ma'am, tanong ko na lang din po, since wala nga rin po akong alam sa mga ganun. Ang EO po ngayon, ano na po yung kailangan? So kailangan pa po may approval, hindi lang ng president, kundi po nung ay, hindi, president lang. Kasi talagang executive order lang talaga siya, which is executive na lang talaga yung sa executive department lang dapat siya. Pero yun po siguro po, ang much better na question ay, halimbawa po, si President Duterte po ba ngayon ay may kakayahan na maghain din ng ganun na, okay, si ito may ill-gotten wealth. Magagawa pa po ba niya yung nagawa ni Cory before or hindi? No. Walang legislative power si Duterte. Thank you po. Salamat po. Pasensya na po. Sabi ko 3 minutes lang. Walang problema. Sorry po. Pero kailangan gaganda ng questions. No? Salamat po. Walang problema. Mas may sinabi po kayo sa akin sa buong sorry. Pakit lang. Paano po ba umalis na dito? I mean, para makapasok. Nakasar lang ako. Nakasar lang naman ako dito sa live. Para makaalis, text out to 8888. Yung X mark sa upper right corner ng video mo. Okay, thank you po. Ayan, ako na yung nag-out sa kanya. Sino? May isa kanina dito yung matapang. Sabi niya, takot daw tayo. Si Dean Pacquiao din. Sino ba? May isa dito eh. Yan, si Dean. Si Dean Steven, 687. Request ka na. May space first pa. Where's he? Ang saya pala, ano pag ang daming pwede sa live? Hindi, kasi minsan nahirap din pagsabay-sabay, tatlo, apat. Minsan ang hirap pag apat na sabay-sabay nagsasalita. Kailangan natin ng opposing views, guys, ha? Kasi ganda na nga ako dito, so magpapasok pa tayo ng kapareho nating ano.
Pakiat daw muna si ano, Abes. Tungkol sa ill-gotten. Si Abe. Si Abes, okay. Wala ba si-triggered sa akin? Wala daw ako inaambag dito. Ito na nga, yun oh. Wala kayo niyan, kaya pinaprovide ko na. Hello! Hi, Amy! Hello! Ma'am, meron lang akong ano, kumbaga parang rebut dun regarding sa ill-gotten. Kasi, sa totoo lang ma'am, kasi yung basis ng cases filed against Marcos was doon lang talaga naka-base sa EO 1, Executive Order 1. Ngayon, on 1991, gumawa sila ng plunder law which was approved on July 12, 1991. Yes, yes. So parang ang nakalagay doon sa plunder law, nire-define nila yung ill-gotten na sinasabi ng PCGG. So yun yung naging parang nagkaroon at that time is ang president, si President Cory pa rin. So, kaya sila nagmamadali, ma'am, kasi may prescribed period yung plunder case. 20 years lang. Pinail nila 1986. So, hinahabol. Supposedly, ang 2006. Kaya, pansinin nyo, ma'am, wala nang case na napapail sa Marcos 2007 onwards about plunder. Yung case na na-desisyonan, yung 2003, nasa prescription period pa yun. Yun lang yung gusto kong i-ano regarding dun sa ano sa maganda ng ano yun. Actually gusto ko nga i-check yan since ni-raise mo. Gusto ko talagang i-ano yun. Gusto ko talaga hindi ko pa lang na-research no. Gusto ko nga kasi nga 1991 yung plunder law. Doon sa plunder law dinify nila specifically kung ano yung ill-gotten wealth. Kasi nga yung ill-gotten wealth doon sa EO1 hindi naman niya clearly inano eh. Parang hindi sa na, EO1 naman lang siya. Nag-assume na lang siya. Oo eh. Oo. Nag-assume lang siya doon ng kung ano yung ill-gotten wealth eh. Tapos, yun nga, parang unexplained wealth lang talaga siya ang labas din. Ngayon, so, itong... ginawa nilang parang ano? Oo. Itong plunder law kasi, since 1991 siya, hindi ba mag-a-apply yung ex post facto law doon? Yung ibig sabihin, yung hindi ka po pwedeng, pag gumawa kasi ng batas, kung ginawa yung krimen nung time na wala pang batas about it, hindi yun dapat mag-a-apply yun sa'yo. Yun nga yung pang isang question dyan, ma'am. Kaso may mga ibang lawyers ang sinasabi, yung basta sa basis, ang kapag ang basis daw, ma'am, is a criminal offense or it is based on a criminal law, may retrospective effect daw po. Hindi. Pag criminal, walang retroactive effect as a general rule. Kasi pag nag-retroact ka ng criminal ng pinampinan law, pag nag-retroact ka doon, ma-violate mo yung ano, yung constitutional provision na against ng ex post. Oh, pero law. Ma'am, so, hindi po pwede kung, 'yun, hindi po pwede. Kung nandun na po tayo, kung tama na wala siyang retroactive effect, bakit 'yun yung kung basahin yung case ng ano na pinail nila? Binasis nila diyan sa ano. As a general rule, ito yung i-check natin. Ito check ko to Abe. Ito check ko to Abe. Kasi as a general rule, bawal ang ex post facto law. Exception to the general rule is if the law specifically provide its retroactive application. Ganun. So, wala ang tanong naman, dito, itong plunder law ba na plunder to? Law, walang nakalagay na ano eh. Na retroactivity. Pero nakalagay lang kasi dyan, ang basis kasi ng lawyer ng PCGG, yung pinail yung plunder na yan, ma'am, ang basehan lang nila yung ill-gotten term. Wala siyang retroactivity. Ito, teka. Yung ano nila, yung this ill-gotten action not apply definition dyan. Kaya hindi marami siya, pa rin. Sabi dito, ito yung scope niya, oh. Ito yung sa plunder law. Na amend na to eh. Pero yung 1991 na plunder law, sabi, this action not apply to or affect pending prosecutions or proceedings or those which may be instituted under EO number 1 issued and promulgated on February 28, 1986. So specifically sinabi niya na hindi mag-a-apply tong plunder law doon sa EO 1 cases. Yan, 'di ba ma'am? Kaya nga medyo doon tayo magtataka paano na-file yung plunder. Hindi tingin ko hindi plunder 'yun na plunder, baka graft and corruption, pero hindi plunder. Magkaiba 'yun eh, magkaiba yung ano na 'yun eh. Merong talagang separate na ano na ibang batas for graft and corruption. Oh, so doon na tayo ngayon sa hindi nila pwedeng sabihin plunderer si Marcos.
Yes, cannot kasi apply. Meron exception dito. Yung point ko, ma'am, yun yung point ko lang. Diba? Maganda yung point mo. Maganda yung point mo, actually. So, hindi mo pwedeng sabihin plunderer siya. Kasi the plunderer specifically exempt PO number one. Yun yung di matanggap ng isang ka-argument ko. Hindi niya makuha na... Ang ganda ng point na yun. Diba, ma'am? Ang ganda ng point na yun. Correct. Sakto-sakto yun. Ayaw niyang tanggapin. So hindi mo pwedeng ano doon sa case ng ano sa EO1 lahat ng cases doon kasi iba yung treatment, it's not plunder. Nga yun nga yung ano ko. Maybe tama talaga si Ma'am na graft and corruption lang pero hindi mo pwedeng pero tawagin plunder. Si ano. Hindi plunder. Ayun. Kasi itong 7080 ano to eh ang title nito an act defining and penalizing the crime of plunder. So ibig sabihin itong law na to specifically exempt EO1. Hindi raw dapat ito maapektuhan yung EO1. Hindi siya applicable doon. Oo, hindi siya applicable doon. So ibig sabihin, kung meron kang ikakaso sa kanya, yung kaso anything, but not plunder. Nabibigyan sa universe ng PCGG. Oo, but not plunder. Yeah. Kaya nga ma'am, doon mo makikita yung policy ng mga nag-claim ng plunder, di ba? Doon pa lang medyo ano na sila, sablay na sila doon. So mali si Nicole kanina na pinaghahalo niya yung plunder tapos yung graft. Yun yung point niya. Parang ang layo. Actually, ang title naman talaga nung kaso na yun, graft and corruption eh. Graft and corruption. Hindi naman talaga plunder. Graft and corruption, ma'am. Pero lagi nilang kiniklaim. Plunder. Plunder. Kasi dinefine natin later on nga yung plunder. Tapos yung, ano ang tawag dito, nakapag ka nag-amas ka ng ganito kalaking pera, kemerot-kemerot. Sayang wala na sila. Nahimasmasan sana. Yun yung problema eh. Talaga namang hindi sila, yung mga anti-Marcos naman talaga, talaga namang hindi sila careful eh. Yung mga civil cases nga nila, ginagamit nilang proof ng napagnanakaw ng mga Marcos, di ba? Civil case para sa mga. Yung pa, isa pa nakakatawa doon regarding yung ang proof daw nila yung sa civil case. Eh, magkaiba naman talaga yung civil. Kinagahalo nila para ma-confuse yung mga tao. Correct. Ayun. Oh, sige ma'am, bababa na ako. Mukhang maraming Thank you sa Yabes. Great. Ay, sobrang okay noon. Ang ganda. Ang ganda. Sige po. Salamat. Bye-bye. Ganda sa argument. Oo. Nagbasa siya ng batas. Yeah. Ma'am, para legal po ako. Hindi nga alam ko pa. Ako na po magbabasa inyo. Ikaw na, hindi ko mababasa rin. Ayun po yung trabaho ko. Mag-akit at magbaba. So, who's next? Si Dean. Kanina pa siya. Pag ikaw walang mukha, bumaba ka na. Para legal daw siya. Kaya pala. Para legal pala si Abe. Pwedeng magtanong. Yes, ano po? Hindi natin sige pwedeng... Ako, kung ayun yung tanong mo. Hindi natin pwedeng ipakita yung mukha kasi for privacy. Pwede naman siguro yun. Respeto, no? Oh, yes naman. Oo. Magtatanong lang ako about sa ano. Ikaw ate, anong pangalan nito? Joy? Hindi sa ano, no? Tinatanong ko muna. Sino yung magiging president mo this coming 2022? Si BBM, kung hindi niya makakalaban si Sarah, yun lang yung instance na malilito ako. Okay. Ikaw po, Kuya Kolokoy? Mm-hmm. Same. BBM din. I'm going towards now to BBM. Okay. Ikaw, Binidini. Si BBM po. Pag wala, si Sarah. Kung masakaling ano ha, magpalit sila. Actually, same tayo ng ano. Same tayo ng ano, ng BBM. BBM din kasi ako. Pero ang problema, di ba, lagi nilang sinasabi na nagnakaw ang mga Marcoses. Nagbe-base kasi sila doon sa alam nila na yung mga tone-toneladang ginto ni Marcoses na nasa ibang bansa is yung, di ba, sa sal-en niya is napakababa lang. Tama? Then, ang ano doon, as ako, kunyari ako, mayaman ako, yung mga kinita ko sa ibang paraan na alam ko, hindi ko naman kailangan na ilantad yun eh. Kasi dapat hindi sila pwedeng mag-base doon sa sal-en na nagnakaw siya, hindi niya pinasok doon sa mga bangko niya, ganun. No.
Ang idea kasi ng Salen, supposedly, Salen is supposed to record all your wealth. That's statement of assets and liability. A government official. Oo, liabilities so, and net worth. Kailangan so, talaga. Kailangan mo talaga i-declare yun lahat doon. Kailangan mo talaga i-declare lahat yun doon. Ngayon, ito ang question dyan. Hindi ko alam kung nung time na yon government officials are required to declare all their wealth in the Philippines only. Or pati yung wealth sa ibang bansa. Kasi di ba nga, ito si Marcos, yung mga wealth niya, nasa ibang bansa. So hindi niya pinagdedeklara dito sa Pilipinas. So what I want to know is that during that time, ano ba ang required na i-declare sa Salen? Lahat ng wealth sa buong mundo o yung wealth mo lang sa Pilipinas? Yun na nga eh, dapat kasi nakaano yun, parang naka-specify talaga na kung government official ka, lahat ng mga assets mo dapat, yun dapat sasabihin nila, no, na dapat nakalagay lahat yun. Kahit although attorney siya dati, actually ang alam ko kasi, attorney siya ng mayaman na tao, yun yung pinapasahod sa kanya. Yung mga toneladang ginto. May, bago siya magkaroon, bago niya makilala si Imelda at bago siya maging presidente, is ang trabaho niya na is attorney na siya, yun yung alam ko. Then, about kay Marcos, dun sa lola ko na nagkwento sa akin, compare to Cory Aquino, compare to Ninoy Aquino, mas gusto nila si Marcos kasi daw si Marcos is yung dumating yung part na kahit presidente siya, hindi, kumbaga, yung presyo ng mga bilhin natin is mababa. Compare nung nakaupo na yung dilawan tapos biglang tumaas daw yung presyo, it's because daw sinasabi nila yung utang daw na iniwan ni Marcos. Kaya nga umutang din si Marcos, it's because para magkaroon or mag-build siya ng mga proyekto niya, tama? Lahat naman kasi ng proyekto niya halos at the age natin ngayon at this 2021, napapakinabangan natin. Bakit pa nila kailangan sabihin na nagnanakaw si Ferdinand E. Marcos? E samantalang ang dami niyang naiambag sa Pilipinas. Tsaka unang-una sa lahat, kapag kunyari tayo na nanonood dito, gusto natin umunlad yung Pilipinas. Pero tayo, sarili din natin dapat nag-uumpisa yan. Although sige, meron tayong namumuno, kailangan din natin kasing sumunod. Diba meron lang kasing taong taliwas, kaya bakit hindi nagkakasundo yung sa Senado? Gets nyo po? Ganito din. We really do not agree yung mga anti-Marcos at saka yung mga pro-Marcos. Marami talagang points of disagreement 'yan. So hindi naman talaga mawawala 'yan eh. Marami talagang points of disagreement. For example, yung Danas, yung experience, 'di ba? Yung mga nakaka-appreciate kay Marcos, they will say na iba yung pinagdaanan nila. Ibang Pilipinas yung naranasan namin. Hindi namin naranasan yung sinasabi nilang Pilipinas na mahirap. We were okay. And in fact, we were better. We were better off during that time. Ganyan-ganyan. Pero meron yun naman ibang mga grupo na nagsasabi na no, it's the darkest time of the Philippine history. Ganyan-ganyan. Keme-keme. Ganyan-ganyan. So, ngayon kasi parang mahirap kasi yung ano eh. Mahirap kasi yung parang I am not invalidating the feelings of those who says na masama yung period na yon. Neither yung feelings ng mga nagsasabi na maganda ang naging kinabukas, naging kabuhayan nila ng mga panahon na yon. But that is not my goal kung sino yung ano, kung sino yung parang kung na parang eh bakit ganito ka ganyan. My goal really is I want to take a look at that part of our history and look at the facts and the circumstances that is present during that period. So that I would be able to decide what really happened. Okay. For example, itong mga Marcoses, sinasabi nila may yaman sila. Hindi nila dineclare sa Salen nila. Hindi nila dineclare, pero na-prove nila na mayaman sila. Yes. So ibig sabihin, hindi sila nagnakaw. Di, pero saan mo sila doon sa violation ng Salen or doon sa tax declaration or whatsoever, pero hindi magnanakaw. Diba? Oo, tama. Ngayon, what is my point here? My point here is that let us call things as it is. Let us just call things as it is. So,
Diba? Parang, ang dami, kasi ang problema, yung mga anti-Marcos, sinasabihan na agad si Marcos na magnanakaw. Uh-huh. Eh, after 30 years nga, wala pa kayo nakukuhang ano, conviction with finality eh. Diba? Uh-huh. Wala pa kayo nakukuhang conviction with finality. Ngayon, yung mga other reasons, yung mga peripheral issues like ano, those are acknowledged issues lang naman eh. Yung parang, those are acknowledged issues. Like, iba yung naranasan namin noon, yung naranasan namin noong time nito, peaceful, masaya yung buhay noong time na yan, kemirut. Those are noted, those should be recognized, those should be acknowledged. And at the same time, ibangga natin tong mga experiences na to doon sa mga nagsasabi that that is the darkest time of our history. Mm-hmm. Yun yung kailangan nating i-sort out. Ito yung baggage na kailangan nating i-unpack bilang mga Pilipino. Na parang, ano ba dito yung totoo? Ano ba dito yung ano? Paano ba natin titingnan yung period na yan of our history? Yes. Exactly, madam. Ako, ang gusto ko kasi, simulan na nating bawasan yung mga maling narratives, yung mga maling information na nagkaroon tayo. All these years, 35 years, yung katulad yan, they are calling plunderer na hindi pala pwede. So let's start with that. Yung parang bawasan natin yung mga maling views natin noon. And let's be very, very fact-based. Oh, una, meron ba talagang ano, meron ba talagang conviction with finality? Meron ba talagang napatunayan na ninakaw ng Marcoses maliban dun sa 7? Yung parang ganun, yung parang huwag na tayong yung basta-basta lang mag-akusa kasi we're doing this for 35 years. We are hindi ano? Na ito, hindi natin healthy. Oo, na-enslave na tayo for 35 years. Oh, wait lang. Doon tayo sa ano, about kay ano naman, kay Lenny. Sorry sa mga nanonood kay Lenny ha, para sa supporters ni Lenny. Or andyan man si Vice President Lenny kung nanonood man siya. For me, hindi niya deserve maging presidente. Tanong niyo kung bakit. Daretsahan, no? Kasi wala siyang leadership. Sa mismong Pangulo, hindi siya sumusunod. Taliwas lagi siya sa Pangulo. Kasi ayaw niya na nasasapawan siya. Ganun siya. Kumbaga, for me, wala talaga siyang leadership. Kasi kumbaga, si Lenny, vice president siya, president si Duterte, dapat sumunod siya. Hindi siya gumawa ng sarili niyang paraan. Diba? Ang problema pa ni Lenny, ang problema pa ng opposition tuta, hindi, ngayon. Tuta kasi siya. Tuta siya. Kasi lahat ng nasa Kongreso, lahat ng nag-ano sa Senado natin, minamanipula tayo ng mga dilawan lang. Kaya bakit siya humabol din? Kasi kalaban niya lang si Marcos. Hindi siya lalaban para makatulong eh. Lalaban siya kasi takot sila sa mga Marcoses. Kasi alam nila yung mga Marcoses, kaya silang pabagsakin. Kasi darating yung part kapag si BBM nakaupo, lahat ng dilawan sa Senado mawawala. Diba? Pero hindi naman siya mananalo eh. Oo. Yung ano ko bago. Ang problema nila, nahati ang oposisyon. Sobra talagang problema nila yun na dun sa, ano, sa noon, yung usapan is tungkol kay Duterte, yung anti at pro, yung anti hati pa kay Isko, kay Lenny, at kay Pacquiao. Wag kayong ano, kasi may ano talaga, may follower si ano si Pacquiao. So, yun, hati pa, eh dito sa part na to, kahit papaano, buo yung kay BBM. Nakita niyo na hindi, nakita niyo naman kung paano ano nangyari. Nagpasok sila ng pahahabol ng presidente yung kaapelyido ni Marcos pa, dalawa pa 'yon. Kumbaga nakita niyo niluluto na nila yung laban. Alam mo na ayaw nilang paupuin si Bongbong Marcos kasi takot sila sa mga Marcoses. Hindi naman ano yun, hindi naman, I mean, it's a cheap shot, pero I don't think na yung mga Marcos na yun ay papayagan ng COMELEC na maging official candidate. Kasi one of the requirements para makapagsa sa mga national position, para hindi ka ma-declare na nuisance candidate ka, is you must have a capability to run a national campaign. So kung wala kang capability na makapag ano, paano ka makakampanya sa ano, sa Zamboanga del Norte, ganyan. Wala ka namang paano ka, 'di ba? Yung hindi mo naman na demonstrate na ikaw ay magkakaroon ng funds or magkakaroon ng capacity para ikaw ay mangampanya, hindi ka papayagang
hindi ka papayagan ng Comelec na tumakbo. Feeling ko magiging tandem si Sarah tsaka si BBM. Sana. Sana. Feeling ko ganyan yung nangyayari. Kasi kanina, di ba, nasa Cebu na silang dalawa. Tapos nakita niyo yung damit ni Sarah. Sarah All for Sarah All 2022. Parang feeling ko ganun. Sana. Let's look for sana. The best. Hanggang doon lang tayo. Sana. Kung magiging tandem sila, panigurado mananalo silang dalawa. Tapos magkakasundo na yung for the first time sa history natin, yung vice president tsaka president magkakasundo. Hindi, pag nag-tandem sila, all out na ako. So ito hindi pa to all out. Ano, RJ, actually ako pinagpapawisan ako nung nalaman ko yung balita. May nagbalita sa akin eh before pa naging sobrang kalat na kalat sa social media. Sabi ko siya pinagpapawisan talaga ako. Pero shit, ano ba? Ito na ba? Tama ba si Kuya Miko at saka si Kuya Archie? Oo. Di ba Kuya Miko nagsabi ka na ano, we will get what we want? Make it. Maghintay yung mga pink talaga, yards babe, dyan, babe. Talaga. Talaga ako sa ito mangyari. Talaga. Babay na, alis na ako. Okay yes, natin yung... Yes. Ingat kayo, God bless. BBM ang mananalo. Ay, natapos ko na yung earring ko. As in, finished product na siya. Ate Joey, ano tawag dyan? Ha? Bak, kaya binyo yung supporter ni Lenny. Crochet. Hindi ba siya masyado mabigat? Ganon? Hindi, sobrang gaan lang niya. Kasi nga, maganda. Thread siya eh. Oo. Silk na thread. Na kinrochet. Ayan. Nakakailang finish. Ayan na. Product ka, Ma'am Joey. Kita niyo? Oo. Ganda! No, parang ganda. Mahaba lang. Mag-sell ka na niyan, Ate Joey. Madam! Madam, pwede ka niya. Yan yung tapos sa dulo may beads or ano? Pwede naman, pwede. Pwedeng lagyan. Wala lang sa'yo kung mga beads masyado eh. Kaya pa, hindi ko inaano. So, ano lang siya. Mga, ano, so iniipon ko to. Kasi pagdating ng Pasko, eto na lang mga papangregalo ko para tipidity is the best policy. Like selling na yan, tapos mag-ano tayo. Madam, since ano mo yan, i-live selling na yan tapos i-ano mag-ano tayo parang charity for 2020 for December. Uy, pwede. Actually pwede talaga. Meron na nga po ng inaayos ko. Hindi naman siya full ano, kunwari kukunin natin yung capital tapos ibibili mo ulit siya ng ano, ibibili mo ulit siya ng gamit tapos yung profit, yun yung iipunin. Kunin mo ko ano, model sa hikaw mo. Ay, pwede. Oo. Pwede. Bagay mo to. Pwede. Oo. Kaya mo. Yan. Pwede. Ito cute, no? Red. Pwede ba? Meron pa akong white. Nangigigil sa akin yung mga ano kanina. Pinipilit nila akong magsalita. Para wala naman nga. Nakarequest. Hindi ko nakikita kung sino yung nakarequest. Mm-hmm. Ayan. Wala. Tipidity is the best policy. Correct. Walang butas yung tenga ko. Okay, sorry. Guys, ano, sana ang isa sa mga ano ko is hindi kasi namin kayang sagutin ni Ma'am Sino ang akyat? Joey, walang person. So, sana may natututunan talaga kayo dito and you can fight your own battle kung saan man kayo nakakakita ng same na arguments. And also, fact-check us. Kung katulad nun ni Abes, may mga magaganda siyang ano. Ang galing ng point ni Abes! Solid! Ano? Matitipak niya talaga si Nicole! Ni Abe! Grabe yung diba? Point ni Abe! Solid! Diba? Sabi niya parang, Nicole, hindi mo pwedeng tawagin yan! Diba? Parang, Nicole, hindi mo pwedeng tawagin na plunderer si Marcos kasi bawal nga yun dun sa ano. It's very specific dun sa batas. Yan. Sana, 'di ba? May ikasampung kalaban. Alam ko na kaya nung bago ako nag-live, inopen ko na 'yung ano, plunder law. Inopen ko na 'yung ano. Uy, gusto ko lang magsalita. Uy, diba? At sa inyo pa talaga nang galing 'yung mag-fact-check, i-fact-check kayo. Eh, halos lahat ng fake news nang galing sa DDS, BBM supporters. Kayo pa talaga 'yung nag-galing. Sino ka? Ikaw ba 'yung Kawi Hunter?
No. Ay, baka. I am the Mask Philippines. Sino ba yung kaway niya? The Mask lang ba yun? I am Mask PH. The Mask PH. Tanong lang po, may alter ka po. Can you give us yung fake news na lahat? Kung makakabigay ako, I am the Mask Philippines ng fake news, kasi ang claim mo is lahat ng fake news ay galing sa BBM supporters. Tama? Oh, lapag mo. Kung makakabigay ako ng fake news na isa na hindi galing sa BBM, ano, I think that will debunk you, tama? Kasi ang claim mo is lahat. So kung makakabigay ako ng isang fake news na hindi galing sa BBM. Kaya akong patunayan na lahat kayo fake news at sinishare. Yung 4,000, yes, yung 4,000 na ano, na galing sa Rappler. Hindi totoo 'yan. Taga-Naga ako. I can prove that to you. I can give you a proof na kahit yung sumama sa caravan ni Lenny, nagsabing more or less 400 muna. Para about the diploma ni BBM. Ano mo nasabi niya sa diploma ni BBM? Ang claim mo, we are very clear sa claim mo. Lahat. Patunayan mo. Kung makakabigay ako ng isa, hindi. Teka, So you are a liar already. Okay? O, nasaan yung patuloy mo? Oo, ibibigay ko yung patuloy. May patunay ka. Kuya Miko, send mo yung screenshot kay Binibini, can you message me sa ano? Ibibigay ko yung patunay. Ito, sumali pa to talaga sa caravan. Doon sa caravan ni Lenny. At Lenny supporter yung nag... Yes, Lenny supporter ito. So, pag napatunayan ko na merong isa, kasi ang sabi mo lahat, pag napatunayan ko na meron isa, you are a liar already. Oh, okay. Isa lang? Isa lang talaga. Kasi sabi mo lahat. Ang lahat is all. Kasi ang lahat is all. That's why you need to be very, very sure about your claims. That's why you need to be very, very smart. Ganyan ba kayo? Okay? Ibig sabihin, the Mask Philippines, ano ka? Sa simula pa lang, ang bobo na agad nung claim mo. Huwag mo ko sigawan, ano ba? Kaya pwede kitang sigawan. Pwede kitang sigawan. Hindi kita anak. Pwede kitang sigawan. Yan lang yung masasabi mo, totoo sa sinabi niyo na yun lang talaga kayo mong patunayan. Sa sinabi mo na lahat. I am the Mask. Wait lang ah. Review tayo ng sinabi mo. Sinabi mo, lahat ng sinasabi, lahat ng fake news galing sa... Makinig ka. Wait. Listen first. Okay? Wait. Ang sinabi mo... Hindi. Iyak ka na lang. Sisigaw kami kung kaya namin gusto. Iyak ka na lang. Ang sinabi mo, lahat ng fake news... Halos lahat. Ay, wala kang sinabing ganyan. Oy, susuntukin ko yung mask mo. Lahat ng fake news sa inyo nang gagaling eh. Wala kang sinabing ganyan. Susuntukin ko yung mask mo. Halos lahat ng fake news sa inyo talaga nang gagaling lahat. Okay, magbibigay ako. Kasi yung 7,000. The Mask Philippines. Hindi kayo naniniwala sa BBM, sa Rappler. Magbigay ka nga ng isa. O, ano masasabi niyo sa diploma ni BBM? Pag-usapan na. Barton Diploma and Oxford Diploma. So, paano niyan ipaglalaban? So, naglabas na ng ano yung Oxford, na hindi talaga graduate si BBM ng Oxford. Uy, hindi Oxford naglabas nun. Yung ano Oxford? Lang yun, organization lang ng mga alumna yun. O, paano niyan ipaglalaban niya? Makinig ka muna sa palito yung maskara mo. Hindi talaga graduate si BBM. Wala talaga siyang diploma. Special certificate, binibini yung totoong special special diploma ni BBM. And then yung Burgos Gindmill, ipinagyayabang niya si BBM ang nagpagawa. Because hindi naman talaga kay BBM yun. Di ba? Private company yun. Alin? Yung Burgos Gindmill sa Ilocos. Merong... Wait. Ayan. The Mask Philippines. Pangalawang katinungalingan mo. Ayan o, degree confirmation from Oxford yan. Okay? No, hindi yan degree confirmation. Meron ako niyan. Wait, ipapakita ko ha. Ano tawag mo dyan? Oh. I-check mo sa Oxford. Pwede nilang ikaso si BBM dyan. Oh. Ayan na nga o. Hindi ko magsasabi niyan.
Uy, maliban dyan, meron pang reconfirmation. Uy, the Mas ano, Philippines. The Mas Philippines. I-clear lang muna natin, ha? Yeah, ang pinapakita mo is ano lang yan, is samahan lang siya ng mga alumni. Kaya nga nagulat kami, biglang nagpapaklalan yung Oxford Philippine Society. Ah, may ganun pala. With 2019. Kasi hindi. Alam mo kung bakit may Oxford Philippine Society? Sila kasi yung mga nag-aral ng Oxford, talaga na may mga diploma. So si BBM talaga hindi kasama kasi hindi naman, nag-aral siya ng Oxford, pero wala siyang diploma. Hindi siya nakatapos. Hindi ba dapat ang Oxford ang nagsasalita dyan? Hindi ba dapat Oxford ang nagsasalita niyan? Intayin natin. Intayin natin at talaga. So, may binigay sila na degree confirmation. Like Wharton. Naglabas yung Wharton na sinabi. May binigay sila. Ito na lang ha. Ito na lang the Mask Philippines. Meron di ba masteral degree si ano? May masteral course na pinasok si BBM sa ano sa Wharton. Right? Hindi nga. Diba? Hindi nga siya nakatapos. Hindi masteral. Ano ka ba? Hindi yun natapos ni BBM. Pero do you think makaka-apply siya kung wala siyang bachelor's degree? Boy Audacity, tanggalin mo na yung maskara mo. Charot. Oh, nasaan? Teka muna, patingin mo. Bakit hindi maglabas si BBM ng diploma niya? Patunayan niya nagtapos. Ito na nga! Sarapan mo! Oh my God. Ito nga yan eh. May degree confirmation pa. No. May special diploma pa yun. Meron pa yan isa. Or ito, papakita ko pa yung isa ha. Paano naging fake sabi mo? Oo. Oh. Para kayo lang din yan fake kasi. Para kayo fake lang din. Oh, baka. Oh. Universities of Oxford. Kami fake na mukha. Ikaw nga nakamask. Paano kami naging fake? Special diploma. Katulad ng pagsuporta niyo kay BBM, fake din. Parang yung mga... Yung mask mo nga, hindi mo nga mapakita. Parang yung fake lang din. Di ba ganun lang yan? Nagtatago ka sa fake na mukha. Tapos ikaw yung magsasabi ng fake. Parang yung build. Hindi, yung mukha mo fake. Tingnan mo. Hindi mo nakikita yung mukha mo. Ikaw yung fake. Dito tingnan mo. Oo. Hindi mo magpakita yung mukha mo. Nagtatago ka sa fake na mukha na plastic. Hindi na si Damas. Sasabing fake kami. Hindi na si Damas. Hindi na si Damas. Really? Hindi na si Damas. Oo. Yung mask ni Damas, fake yung mukha niya. Kaya nga siya nagmamask. Kasi ang pinapakita niya, fake na mukha. Kaya nga Damas eh. So hindi na ako si Damas. Kaya nga mask eh. Eh di ano na, the ugly. Kaya nga, the mask, the troll. Diba? Di ba? Ayan na. Ah. Hindi niyo maamin kasi. Ay, Audacity, may alter ka na ngayon na. That says a lot about it. Ang mask. Katulad nung sinabi mo kanina, lahat ng fake news. Binibini, can you post the, can you post the, yung sinend kong, picture? Lahat naman kasi sinasabi. I am the Mas Philippine. Halos lahat naman kasi talaga, BDSBDM talaga na magaling. Like yung war hero si Marcos, is fake naman pala. Oh my God. BDS na yung Rappler. Ay, nakakatuwa kayo. Sa totoo lang. Ito ba yung kuya? Oo. This one. Hindi kami nabibigyan. Sorry. Ni Lenny, fake din yun. O Len, ano yung PKBT Lenny? Ano yung pagiging PKBT Lenny? Ano yung naging PKBT Lenny? Sabihin mo ko ano yung PKBT Lenny. Siya yung nakaano? Sumali siya dyan. Oh, Christina Acido. Ayan o. Sumali siya dyan ha. Ngayon, tingnan mo yung comment niya tungkol sa 4,000 na... Sasakyan. Tungkol sa 4,000, sabi, sa'yo ko lang nakita to, di naman 4K, nasa 400, tingnan mo yung pangalan Christina Acido na, nasa 400 lang ata mahigit, di ko naman mabilang, pero yun, gets mo? Kung fake din yun, sa mismo sumali yan sa ano, DDS na yung Rappler. Kasi pag mga DDS kasi ang nagsasabi, ang hirap paniwalaan kasi lahat ng fake news kasi sa inyo nagagaling. Hindi kasi sa inyo lahat nagagaling kasi ng fake news. Ang hirap ng paniwalaan. Ay! Tinungaling ka na! Ay! Tinungaling na siya! Ang hirap ng paniwalaan. Tinungaling pa!
Mahirap na yung paniwalaan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiiyak na yan. Mama, ano ka mama? Magaling ko. Wala ka mga alam. Iiyak na. Tugong na sa mama niya. Tugong na sa mama niya. Tugong na sa mama niya. Ang ganyan na ba yung kaya niyo? Ay, iiyak na. Iiyak. Unang claim. Bye-bye. Wait lang. Sagutin lang natin itong nagmamagaling na si string. Ano? Kala niya. Sagutin natin itong nagmamagaling na si Adele. Apaka-immature ng mga BBM. Kanina maayos kami makipag-usap. Tapos may bobong pumasok. Kasi sinabayan namin yung kabubuhan niya. So tingin mo, ano, irerespeto namin yung tao na binabastos kami. Tsura mo naman. Tsura mo, Adele. Naka-face mask ka pa. Tsura nyo. Kasi kami, yeah. Depende kami sa kausap namin. O, since ganun yung kausap namin. O, di ba? Bata-bata lang. Na kami may damas, binabastos na kami. Gusto mo, bigyan mo namin siya ng kape? Gusto mo, bigyan pa namin siya ng kumot para makatulog siya ng mahimbing? At tangin mo ba eh? Yung mga tanga, sila-sila lang nagko-comfortan eh. Tapos, mag-emote-emote kayo, mambabastos kayo, pag binalikan kayo, iiyak kayo. At para sa iyo, mature yung approach nung ano, nung damas ninyo. Adel, mature Adel, 'yun. Adel. Yes. Hindi niyo irespeto si Kuya, tinawag niya nga kaming fake news agad di. Oh. Ano klase 'yun? Pagpasok pa nga lang yung fake news daw kaming lahat eh. Nagulat pa nga kami kung sino siya, tawagin niya kami agad. Alam niyo, sa mga nan-DDS talaga nanggagaling lahat ng fake news. Ah, okay, bardagulan na. Oh. Eh, ako, kaya ko ibigay first-hand information yan. Oh. Pwede nating i-ano dito. Si Rappler, nagsabi si Rappler, 4,000 daw ang nag-join dun sa caravan ni Mama Lenny. Oh. Yung follower ni Mama Lenny, ang sabi, ay, sa'yo ko lang nakita to, di naman 4K, nasa 400 ata mahigit. Di ko naman mabilang, pero pagkahaba-haba naman. Pero hindi pangaka, important. Adel, pangaka. So, DDS Adel, na pangaka. Si Rappler? DDS na si Rappler? Adel, isa kang tanga. Next time, gagalingan mo. Magmamask ka na nga lang rin. Nilagyan mo na nga ng mas mukha mo. Lagyan mo rin ang laman yung utak mo. Oo nga, diba? Adel, isa ka rin tanga eh. Wala na ba? Naghahanap siya ng professionalism. Eh, yung pumasok, wala nga, ano. Oo. Suot ko pa talaga yung face shields. Tatawa ako. Magpasok pa tayo ng isang kalaban. Charot. Siya po yung natatawa ako sa inyo. May problema ka sa utak. Ba't ka natatawa? Hindi ba? Ito yung nakakatawa dito. Unang sentence mo palang, debunk ka na. Hindi ka man nagtagal. Hindi, kayo. Mga fake news kayo eh. Mga BBM supporter eh. No? Ganun na ganun yung entrada eh. Pagpasok eh. Parang naiiyak na siya eh. Paano naman nire-respeto yun?
Playtime, no? Nagulat ako. Doon tinawag agad ang fake news. Oo. Pampagana lang. Ang ganda ng conversation ng flow kanina. Parang nakikipag-away sa grade 1. Tapos biglang may ganun. Huli na pa rin si, ano, si Nebuwer. Huli na sa balik. Kayo na pa rin pinag-usapan si Attorney Chen. Wala kang, wala kang nasabi yung si Rob, si Robert kanina. Tapos yung kanina, yung ginest nyo na yun. Oo. Ano ka ba? Kung yung mga Lenny supporter dito, isipin nyo to, MBA ng Wharton. Sa tingin nyo ba, ganun kabobo ang Wharton para tumanggap ng hindi nakapagtapos? Isa sa MBA prerequisite yun ng masteral degree, eh, dapat may bachelor's degree ka. So habang sinasabi nyo, habang sinasabi nyo na hindi yun ano, hindi yun valid, eh inaccept yun ng Wharton. Ito, wait lang, sabi nila na lang sa Wharton, parang sinabi lang nila, parang sinabi nila na Wharton is walang kredibilidad para basta ano yun, basta-basta na lang silang kukuha ng students Adele, nila. Kulit ng ang hirap ano, makuha ng MBA, ha? Ang kulit ni Adele. At least 1,000 ang kumahabol dyan. 150 lang nakakapasok, 120. Ang lakas ko daw mang asar. May PhD kaya ako sa pang-aasar. Oo. Oh, well-trained ako. Adele, hindi ka nakakaintindi. Tapos yung pinakita niya, may pinakita siyang link kanina eh. Di ba? Ang dami nang nag-comment dun sa link na yon, yung pinakita niya mismo sa cellphone niya. Hindi ba galing sa Raptor yun? Hmm. Kasi sabi meron akong nakita. Sorry. Sige. Kasi nakita ako kanina na mga pinos, tapos dinedebunk nila yung site na yon. Kasi ang nakalagay www.rappler yung source. Kaya ang daming madami yung mga nagko-comment doon sa link na yon mismo. Kaya ayun. Ang dami nang lumabas eh. I-check niyo muna yung source, lalo na yung nagsasabing fake news. Check mo muna yung source mo kasi hindi pwedeng maglabas yung mga ganyan na biglang hindi siya graduate eh, galing yun sa mga doon sa mga community, hindi mismo galing sa school yun. Lumabas na yun ng 2016. Oo. Ang tagal na. 2015 actually, hindi siya 2016, chinek ko. Ay, oh, 2016. Lumabas siya ng 2015. Oh. Kasama siya doon. Yung issue yan. Meron nga siya ano? Sa mga albums ng alumni. Nakalagay pa nga talagang graduate siya. Maliban sa pag-research, mas magaling ako mang-asar. Kaya huwag niyong susubukan. Trust mo, kandin tong dalawa eh. Don't say yun din ako, kaya magaling ako mag-asar. ML player ako. Oh. Trust mo man lang naman. Okay, baba na ako para ma-open yung platform para dun sa mga... Thank you, Sir Chan. Free. Kaya kung may ano, mas magaling ata akong mag-asar. Kaya wag yun. Sige, akiat kayo! Wait, teka pa rin dyan. Nasa bagay to si Chantry. Yeah. Oh. Hindi ko ma-exit. Yung dito sa Baguio, sus, nako, Diyos ko, yung sa Beneco namin talagang medyo parang magiging madugo ata kasi galit lahat ng Baguio dun eh. Ay talaga? Ayaw talaga namin ibigay yung Beneco Corp na hawakan ng NEA kasi isa naman dun sa condition ng NEA para kunin nila yung corporation ng Beneco. Ng Beneco dito sa Baguio okay. Is kailangan na ailing na yung company. Actually, Beneco has been one of the standard of the best the best. Yes. Oh, ang taas ng performance namin. Oh, kaya akong tutusin. Gusto ko kukunin ng NEA. Kasi ailing nga daw eh, yung company. Which is not true. Kaya nga inaapilan ng mga taga Baguio kasi ang NEA is under pa rin sa president siya. Sa office of the president. Kaya kahit si Magalong, I think all of you know who Magalong is, right? Mm-hmm. Isa siya dun sa umiyak dun sa SAF 44. Siya ang mayor namin ngayon. Kaya talagang gusto niyang kausapin. So what's happening? Bakit ganito? Kasi napaka-militaristic ng turnover ng ginawa nilang pagpasok sa Beneco eh. Imagine mo nung I think it was 18 or 17, pinasok nila yung Beneco 3 a.m. ng madaling araw.
Kasama yung mga police at saka militar. Tapos nung nagre-request, na nagre-request sila ng assist. Pala yung nangyayari sa Beneco? Yeah. And then nag-request sila ng backup. Kasi mga police nga ngayon ang pumasok doon eh. Nagre-request sila ng backup from PMA. Uh-oh. Pero tinawagan ni Magalong yung PMA. As you know, si Magalong, laki ng taas ng pwesto niyan. Kaya hindi na parang nag-back off ng sundalo diyan. Ang dami. Mm-hmm. Actually, ang dami na ang Baguio is we are not known for rallying. Never did. Mm-hmm. Hindi kami nagra-rally as in. Ang merong time lang na may rally dito is nung tumaas siga doon, yung namamakyo-makyo pa siya. Yung na nagsumisigaw siya ng bobo. Tapos tunaw na taga-baba rin pala yung nag-rally. Talaga. Kaya pinagbabato sila ng tsinelas. Ay, may nagra-rally dyan. May mga taga-UP nagra-rally dyan. May mga nagra-rally pero hindi ganun kalaki yung number nila. Kaya nung nalaman namin na may mga taga-baba pala na tumaas, na mga taga-Maynila or hindi ko lang alam kung saan, nalaman nila na almost a fourth or a half of the group na nagra-rally is hindi taga dito sa Baguio. Mm-hmm. Because this is the only instance na talaga ang Baguio is nag-rally. Kasi kung tutusin, magkakano ang yung sa bahay nyo, magkakano yung isang buwan ng bills nyo ng kuryente? Sa inyo? Oh, hindi ko naman eh. Pero mas mahal nga yata sa ano, mas mahal ang kuryente sa... Hindi, medyo mura-mura ang ano, medyo mura-mura ang kuryente nyo dyan sa Beneco. Kasi parang, di ba... Oo, pero yung tinatanong ko is yung magkano yung binabayaran nyo ngayon sa inyo? Nang monthly? Oo. Kami mga nasa 3K monthly. Pero ano lang naman kami, tatlong tao lang naman kami. Okay. 5K. Sa inyo, Sir Kokoy? Sir Kokoy? Kuya Kokoy? Hindi ata nakikinig. Tolo lang ako eh. Hindi nga ako umaabot ng 500. Okay. Kasi yung sa amin dito is, yung two-story house is actually nasa 1.5 lang kami. Limang tao yung nakatira. Ganun kababa. Kaya galit ang Baguio. Kasi once na napalitan yan, siguradong may mga uusbong dyan ng mga alipores eh. Hindi mo kayo nag-aircon, hindi kayo nag-electric. Ayun lang, hindi kami nag-aircon. Yun lang siguro yun. Ayun lang, kami na, ano to eh, naka-on siya. Okay, 12 hours. So anyways, paano mag-exit? Nawawala yung X mark ko. Ayun. Okay, so ibuksan natin yung platform para dun sa iba, yung mga makaleni, para may bagong usapan naman. Okay, so, anyway, guys. Si Tangang Adele, kasi hindi niya nagigets talaga eh. Kulit niya eh. wala na tayong professionalism. Anyari? Ako ba yung naglalago sila? Si Joey, nandiyan ka pa? Nandito ako ba yung naglalag? Nandito ako. I am here. Kasi kayo ko yung may problema, kala ko. At yung aso ko ayaw pumasok. Kam, 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 kam. Kupi, kam, kam, kam. Kam na. Ah, si Kuya Coco nga. Ayan. Si Chappie, si Kuya Miko. Ano kaya siya? Request ka kaya ulit. Hello? Okay na ba? Yan. Okay na. Ano ba yan? Anong oras na? Yung viewers. Ayaw yung bumitaw, ah. Ako mahihiga na. Kayo, ha? sabi, ano, may sasabihin daw sanang maganda si, ano, si, yung Zamas PH, kaya lang pinagtulungan. Siya ang unang pumasok, tas ang sabi niya, lahat ng fake news galing sa BBM. Sasabihin ng maganda, ba't ka maninimula ng, ano, barubal?
So ngayon, pinatunayan namin. Habang pinapatunayan namin kung ano-anong pinagsasabi niya. So ngayon, I am Mask Philippines. Lagdaw ako. Pag ako yung nagda-live, maabot ng gantong oras, papahirapan niyo ako mag-save. Sabi ni Ate. Ay, pakiramdam ko, hindi ko masisave kasi may report. Hoy, Winarak PH, you're back. Yes. Lag ba ako? Choppy daw ako. Wait, babalik ako. Hi, Winarak PH. By the way, yung followers ko po is 24,000 na. Ay, oo nga pala. Triple na po ng ng followers ko nung nag-comment ka. Hindi ka naman makaka 8,000 ba yun? Diba? Dahil sa'yo dumami yung followers ko. Akala ko may pabo, madaling araw. Si Ang Joey talaga. Winarak PH, ano na nangyari doon sa 67B? Oo, good morning. Ano nangyari doon sa, hinabol mo ba? Kumusta yung audit ng COA? Na-comply ba ng DOH? Walang issue, September 30 yung deadline na na. Oo, bakit parang walang follow-up yung issue nyo? Oo. Parang gusto mo pa namang panindigan na kinurap yung 67 billion. Asan na? Ha? Binara. Fruiting? Request din may galit sa'yo. Umakit ka muna, Adele. Patas tayong dalawa ang mag-chikahan. Sino bang Adele dito? Di ko mabasa. Yung streaming, may face, yung naka-face mask na may damuhan sa likod. Stream Adele, new album. Akit ka, girl. Oo, request ka para Depende naman yun sa approach mo. Kasi may mga nakausap naman kaming okay. Kaya lang si The Mask Philippines talaga. Ganun talaga ang dapat na treatment sa kanya. True. Alam mo kung kasama ko yung sa personal, sinusuntok-suntok mo ka nun. Oo. 4 a.m. di pa kayo nagbabanlaw, sabi ni Chulalongkor. Hindi mag-request na. Actually, gusto ko dumalaw sa live ni Kuya J. Gusto kong dumalaw. Tapos, ayun. Pagtulungan. Dito na ako napalive sa live ni Binibini. Pagtulungan pa daw sa ka-immaturan. Kung papasok ka naman ng maayos. Kasi talaga? Gusto mo i-treat ka ng better tapos magaganon ka? Hindi, papatulan kita. Para level-level tayo. Mas magaling ako sa... Pinipigil ang investigation at pinagtatanggol ang formally. Di ba nung hearing, di ba kinonfirm na hindi siya included dun sa 67? Nag-request ulit si Damas. Papasukin natin. Sige. Ganun talaga. I can be mature. Ano naman kasi ako makakasagot sa inyo? Puro kayo sigaw ng sigaw. Hindi ba pwedeng? Hindi ba pwedeng maluwanan? Iiyak na yan. Oh, anong point mo? Sige, sabi ko. Umayos ka kasi, huwag kang basto mo. Sige, sabi ko. Umayos ka kasi, huwag kang basto mo. Nag-feedback. Naka-earphone kasi siya. Naka-earphone ko tapos natatakpan nung nagbabounce yung sound.